Ay, naka-under na. Taglit lang. Hindi pa naka-on yung ibang CP. May galap shoutout po sa lahat ng lovely ladies, sa mga lovely sa mga Cagayan Valley group na grabing nagsusuporta at nagmamahala sa ating Quidid. Patnubayan at gabayan nawa kayo ng ating Diyos. Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng liglig, siksik at umaapaw na biyaya. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal na ipinagkakaloob niyo po sa ating Quidid. Dalangin ko sa mga sulok kayo ng mundo nakatira, nawa po ay patnubayan kayo ng ating Diyos at kanyang gabayan araw-araw. Hindi man oras-oras, sana oras-oras na lang ang ipagbabantay ng ating Diyos sa ating lahat. Tulad ng lagi nating sinasabi, tulad ng lagi nating sinasabi, yung pagsasabi or pagsasabi ng ating mga saloobin ay walang masama. Kahit ano yung laman ng ating mga puso at isipan, basta galing sa katotohanan, is wala pong masama. may mga tao talaga, minsan mahirap silang makaintindi. Yung pag-intindi nila sa mga bagay-bagay is yung kabaliktaran ng gusto mong sabihin. Sabagay, sabi ko nga, I cannot please everybody at saka I don't have to explain to anybody, to everybody also, di ba? Kung hindi nila naintindihan kung ano yung sinasabi natin, yung mga pag-uusapan natin dito, hindi ko na po yung problema. Kasi syempre sabi ko nga, dapat with comprehension ka doon. Pagdugtong-dugtungin nyo lang po ang mga pangyayari, yung mga pinag-uusapan dito, makukuha nyo na po yung gusto nating sabihin sa lahat. Okay? So, yun lang masasabi ko dahil sobrang busy kasi ako Saturday, today, tomorrow. Off ko na naman hanggang gabi. So, ayan. Maraming gagawin talaga pag Sabado dahil ihahanda mo lahat ng mga kakailanganin. Kinabukasan lalo may bisita pa siyang darating. So, yun. Ang hirap, hinahabol ko yung oras ko. 'Di ba? Tatago-tago na lang yung pag-ika-ika ng paglakad para hindi makita kasi makokonsensya siya kapag nakita niya na ganun po yung lakad natin. Pero rest assured, kahit sino ka man na tumawag sa akin na walang pangalan tapos hindi na kita ma-search, salamat sa pagtawag mo. Sa mga masasamang mga sinabi mo, salamat din nagpakilala ka sa akin. Di ba? Ipinakita mo lang yung kasamaan mo sa ibang mga tao. Akala mo is yung ikaw talaga yung super galing sa lahat, di ba? Kung di ba hinamon din naman kita kanina, sabi ko sa iyo, di hinahamon kita, sabi ko sa iyo, gumawa ka ng sarili mong channel. At gawin mo rin yung gusto mong gawin. Sabihin mo rin yung gusto mong sabihin. Tignan natin. Sabi ko kung ano ang kahihinatnan ng mga gagawin mo. Di ba? So, nung hinamon na kita, bigla mo na lang akong iniwan basta. O, di ba? Nagsasalita pa ako, bigla ka na lang nawala. So, ibig sabihin, gusto mo lang yung ikaw yung may sinasabi, pero hindi mo gustong marinig yung katotohanan ni sinasabi nila sa'yo. O, diba? Ganon talagang buhay. Pinabayaan kitang magsalita ng magsalita. Tapos nung ako na ang humamon sa'yo, na sinabi ko sa'yo na gumawa ka ng YouTube mo, para dun ka rin magsalita, dun mo rin sabihin lahat ng gusto mong sabihin. Tapos kukuha ka rin ng mga didikit sa'yo at magiging kausap mo. Wala namang problema sa akin. Kung lahat ng tao ay makipag-usap sa'yo, makipag-interact sila sa'yo sa live mo, walang problema sa akin. Ako na may hindi nakikipagkompetensya kahit kanino. Dahil ang pinag-uusapan namin dito sa channel ko ay pawang sa loobin namin at base na rin sa nakikita at napapakinggan namin. Diba? So, nahamon kita kung sino ka mang Herodes ka.
gumawa ka ng channel mo at doon ka magngaw-ngaw. Doon mo sabihin lahat ng gusto mong sabihin. O, diba? Pasensya na sa paunang sabi kasi mas maganda na yung sabihin ko. Wala kasi siyang profile, walang pangalan, walang ano, basta tawag lang talaga siya. Tapos nung pinabayaan ko siyang magsalita, biglang nung sinagot ko siya, hinamon ko kasi agad. Sabi ko, di gumawa ka ng channel mo. Bigla niya akong iniwan, nagsasalita pa ako. Bastos. Make love shout out, Madam Ellen Palmes. Hello po, sabi niya. Hello din po, Madam Ellen Palmes. Kumusta po kayo? Sana naman ay kahit malayo tayo sa pamilya, ay masaya naman tayo kung saan tayo nagtatrabaho para sa ikaunlad ng ating pamilya. Make love shout out, Sir Celito Liagono. Dan, thumbs up, sabi niya. Magandang gabi po, Sir Celito Liagono. Thank you so much po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal mo sa ating kay Dave at sa naitutulong mo po sa channel ko. Sana hindi ka napuyat na naghanap dahil naibigay na sa'yo, pati Dave. Regular shout out, Madam Diana B. Dan, thumbs up, Madam, sabi niya. Magandang gabi po, Madam Diana B. Thank you so much po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal mong hanggang dulo para sa ating credit. God bless you more po. At magandang gabi, Madam Diana B. May galap shout out, Madam Yulalia Garcia. Good evening, Sis Daisy and Dave. God bless sa lahat na nagmamahal kay Dave. Ingat ka palagi, Dave forever. Thumbs up dan, sabi niya. Ingat din po kayo, Madam Yulalia Garcia. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat sa napakagandang pabulaklak. At sa pagmamahal mo po na sobra-sobra para sa ating nga kay Dave. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos at gabayan ka niya araw-araw. Sabi ni Ma'am Yulalia, ang galing sumagot na kahit biglaan ang tanong at laging may handang tugtog sa piano, sabi ni Ma'am Yulalia. Sa live po ba? Wala pa po akong napapanoran. Manonood sana ako, biglang nagising si Amo. Kaya patay, wala na. Alis na sa YouTube. diba? So, hindi ko natuloy yung ano. Nung pumasok ako is 1.2. Tapos biglang nagising si Amo ko. Wala na, hindi ko na siya napanoran. Tapos yung magpahinga lang sana ako saglit, may tinawagan ako. Tapos sabi niya, oy, mag-live ka na. Sabi ko, maligo pa ako. Ang init-init. Tapos sabi niya, maligo ka na. So, tinulak talaga niya ako. Mag-love shoutout, Miss Olive John. Good evening, ka-lovely Daisy. Thumbs up dan. 100% solid Dave lang. Hello to Kaviena. Stay safe always. To all, prayers daw para sa lahat. Mega love shoutout, Miss Olive John. Good evening. Salamat po sa napakagandang pa-sunflower. Sa 100 na pagiging solid Dave at sa pagmamahal mo po ng super duper para sa ating Kuya Dave. Naku, makati ang ilong. Baka may pera bukas. Salamat din po sa panalangin. God bless you more, Miss Olive Jan. Mega love shoutout, Madam Elena Pulido. Afternoon sa lahat. Good afternoon sa lahat ng solid Kuya Dave and lovely Daisy. Tamsak dan and no skip ads na din, sabi nga. God bless you more, Madam Elena Pulido. Magandang hapon po sa iyo. Maraming salamat sa pagmamahal sa ating kay Dave at sa pag-thumbs up sa channel ko. Ganun din sa prayers mo at lalong higit sa lahat ang panonood ng hindi nag-skip ng ads. Diyos po ang bahalang magbalik sa iyo ng liglig, siksik at umaapaw na biyaya, Madam Elena Pulido. Mag-love shoutout, Madam Aurora Nueva. Tamsakda na po, sabi niya. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa iyo. Madam Aurora Nueva, saang mangsulok ka ng mundo nakatira, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at patnubayan ka nawa ng ating Diyos. Mag-love shoutout, Madam Pasita Antonio. Good evening, Sis Daisy at Kuya. Tamsakda na. Thank you so much po, Madam Pasita Antonio, magandang gabi din po sa iyo. Salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko.
at sa pagmamahal niyo po para sa ating kuibiga. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos, Madama. Pasita Antonio, God bless you. Ah, di ba? Natawa lang ako. May mga tao palang ganon, yung alam mo yung hindi sila nagpapakatotoo sa sarili nila. Yung hindi ka nagsasalita habang nagsasalita sila. Sige sila ng salita. Pero kapag yung nagalit ka na, binalikan mo na, bigla na silang takbo, di ba? So, bahag buntot. Yung sinasabi ko na matapang pero baklang anaconda din naman pala, di ba? Alastik, kinakabuelo na sana ako para ako din sana ang magdakdak sa kanya eh. Biglang natakot eh. Di ba? Kung nandito ka, sabi mo, nandito ka araw-araw sa live ko eh. Di, baka nandito ka na naman. Shout out sa'yo na tumawag sa akin na walang profile. Sana, lagi kang ligtas sa anumang kapahamakan at sana gabayan ka ni Lord. Hipuin sana niya ang iyong puso para makita mo yung daan patungo sa kaligtasan. Kasi ikaw nasa bingit ka na ng ano ng bangin. So baka konting konting ihip lang ng hangin, sigurado mahuhulog ka na talaga sa bangin, either mapilayan ka or turuyan ka ng hindi makabalik. So tatandaan mo lagi, ang ginagawa mo laging may balik yan. So huwag kang assuming na ikaw yung pinakamatalino, tapos ikaw yung pinakamagaling, tapos ikaw pa talaga yung, tawag dito, yung feeling mo talaga, yung sinasabi mo, ikaw talaga yung totoo. Pinagpipilitan mo talaga yung gusto mo, na hindi naman, di ba? Yung gusto mo lang na ikaw yung kilalanin para maging bida, eh, kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig mo, halatang halata naman nagsisinungaling ka. Sinabi na nga hindi si Jororen, pinipilit mo pa rin talaga. Ang hirap makaintindi. Sinabi na nga nung tao na hindi siya, pinipilit mo pa rin. Ay, Ginoo. Ang thumbnail ko, dito ko titignan eh. Ay, pinunasan ko na nga. Ang pangit ng hangin dito. Kulay green. Walang malayo sa taong nagmamahal. Ay, may pumasok saglit. May kailangan ba shout out, madam? Madam nga. May kailangan ba shout out, madam Teresita Magalona. Good evening, Sis Daisy, at sa bunsoy mo na sobrang gwapo. Tamsak dan na po. Ingat lagi, sis, and God bless po, sabi niya. Magandang gabi din po sa iyo, Madam Teresita Magalona. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pag-tune in ngayon. Patnubayan, gabayan kanawa ng ating Diyos. God bless you more, Madam Teresita Magalona. May kailang shoutout po sa 50 na viewers po natin ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. May kailang shoutout din sa mga silent viewers na hindi makadot-dot dahil busy pa sa ginagawa. May kailang shout out po sa inyo. Ingat-ingat lang para hindi mahuli ni amo. Diba? So, ganun po. Yung thumbnail ko, walang malayo sa taong nagmamahal. Ay, saglit, may pumasok pa. May kailangan shout out, Madam Imelda Buena. Good evening, Sis Daisy. God bless you. God bless you, sis. And Kuya Dave, thumbs up dan. Keep safe always, sabi niya. Thumbs up dan na daw siya. Magandang gabi po, Madam Imelda Buena. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal sa ating Kuya Dave at sa prayers po para sa ating lahat. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos at sana gabayad ka lagi. At bigyan ka pa ng lakas para sana pagdating ng panahon na maabot na ng ating kwede ang kanyang mga pangarap is sama-sama tayong magbuni. May kailang shoutout. Tama ba yung sinabi ko? May kailang shoutout, Sir Edmond Halina. Ito na naman.
Wala talagang lumalabas, sir, kahit pindutin ko yung ano mo, yung hagdan mo. Wala kang video na lumalabas. Ang lumalabas, puro subscription mo lang po. Dito sa account na to. Number 17 daw yung ano niya. Wala eh. Kahit punta ko dito. Make a love shout out, sir. Edmond Halina Sakdana. Sabi niya, thank you so much, sir. Edmond Halina. Pwedeng gamitin mo yung isa kasi subscription mo lang po talaga yung lumalabas dito sa account mo na ito po. Yung po pinakita ko kanina. Puro yung mga na-subscribe mo, sila lang po yung lumalabas. Hindi po lumalabas kahit pindutin namin yung link mo. Wala po video. Hindi ko alam kung anong setting mo doon sa ano mo. Kasi kung sino yung mga subscriptions mo, yun lang po talaga yung lumalabas. Ayusin nyo na lang po muna yung ano, yung settings nyo po. Kasi wala talaga po. Salamat po. Number 17, thumbs up daw siya. God bless you more, Sir Edmond Halina. Guys, subukan nyo nga pindutin yung link ni Sir Edmond Halina kung makikita nyo po yung video. Lumalabas po kasi sa akin, mga nasubscribe po niya eh. Wala po siyang video na lumalabas. So, yun po yung... Kaya kapag itong account na ito talaga, hindi ko talaga siya magpapanood po. Kaya tignan mo, pag nandito ka, pag yan yung gamit mo, hindi ko po talaga siya makita. So, yun. Anyway, Sir Edmond, thank you so much sa pagpasok po. Ayusin mo lang po muna yung ano, yung settings nyo para makita natin po yung mga videos po ninyo. Sayang din naman po yung pagpasok nyo tapos sa wala din namang mapapanoodan ng mga videos po ninyo. Sayang yung pagkakataon mo. Sinabi ko, yung thumbnail ko. Bigla ang pindot yung words, huwag nin ko, sabi niya. Anong words? Pag pinindot ko yung link, ano po kasi, ang lumalabas is yung ano, yung subscription mo. Ayan, di ba? Oh, go to channel. Oh, tignan ko sa channel. Ganyan. Wala pong lumalabas na ano, na mga tip na ano mo. Pag pinindot ko naman yung pangalan mo, yun lang talaga lalabas. Wala din. Koreang Pinay, RMG Bernard Vlogs, ito po eh. Saglit lang, and man, halina. Edmond Halina. Ayan, pag Edmond Balse, ayan. Meron po. Taglit lang. Babalik ako kung saan ako galing. Ayan po meron, Edmond Balse. Meron po. Another tanim ng palay at mais. Ayan. Saglit lang po ha, mga kalabli, kasi inaayos lang. Ayan na sir, nando na po ako sa Edmond Balse. Salamat po. Ang tawag dito, walang malayo sa pagmamahal. Walang malayo sa taong nagmamahal.
May grab shoutout, Madam Joanne. Pleasant evening po, Tita Daisy, at sa lahat. Thumbs up, Dan. Pleasant evening din po sa iyo, Madam Joanne. Maraming maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal sa ating K-Dave at sa prayers para sa lahat. God bless you more, Madam Joanne. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos. Kumusta ka na? Diba? So, walang malayo sa taong nagmamahal. Bakit ko kaya yon yung na-thumbnail? Sabi nga nila, computer age na tayo. Nasa panahon na tayo ng bagong henerasyon kung saan lahat daw is napapadaan na sa computer, di ba? Sabi ko naman doon sa nagsabing lahat, sabi ko, hindi naman. Siguro mga 70% lang. Sabi ko ng ganun, di ba? Kasi may mga nagagawa talaga ng tao na hindi naman talaga din nagagawa ng computer, sabi ko. Alam mo ba kung sino nagmamanipulate ng computer? Is tao rin naman. So, huwag mong sasabihin na 100% is machine manipulated na. Kasi tao pa rin yung nag-ooperate ng mga computers na yan, ng mga machines na yan, para gumalaw sila. Without human, sabi ko, hindi rin naman sila gagalaw. At hindi rin naman sila madidiscovery. Natawa lang ako sa thumbnail mo, Tita Daisy, sorry na agad, sabi niya. May grab shoutout, Madam Rosalina Calapre. Gandang gabi po, Ma'am Daisy at Kuya Dave. Saang thumbnail yung ngayon o kahapon? diba? Ay, oh nga pala, no? May grab shoutout, Madam Rosalina Calapre. Thank you so much po sa pag-thumbs up sa channel ko at lalong magandang gabi po ating Diyos. God bless you more. May glove shoutout nga pala sa mga MJ. Mga po ha, mga. May glove shoutout po MJ, Michael James, pamangkin. May glove shoutout sa'yo. May glove shoutout, Mary Jane, MJ pa rin. May glove shoutout, Michelle Jane, MJ pa rin. Sa lahat ng mga MJ, mega love shout out. Mega love shout out, May Comboy Jefferson, 'di ba? So, mega love shout out po sa inyong lahat. Lahat po ng mga MJ ay mega love shout out po sa inyo, 'di ba? Sabi nila ang may pangalan daw na MJ is masaswerte sa negosyo, 'di ba? Yung pamangkin ko, ganun din po kasi. Kaya mega love shout out sa iyo, Michael James. Soon, magkikita din tayo. Soon talaga. Mega love shoutout, Sir John Gonzalez. Gandang gabi po sa ating lahat. Like and share po tayo. Salamat po, sabi nga. Maraming maraming salamat po, Sir John Gonzalez. Magandang gabi din po sa'yo. Maraming salamat po sa pag-like and share sa live. Pag-ingatan at gabayan kanawa ng ating Diyos. Pinapanalangin ko, sana po ay maging normal na lahat ang mga vital signs. Especially yung mga karamdaman ay hipuin ng ating Diyos para ikaw ay gumaling na. Salamat po. Pag-ingatan kanawa ng ating Diyos, Sir John Gonzalez. Yun yung kausap ko na isa. Kasi sabi niya, computer age na kasi, ganito, ganyan. When it comes to mga yung mga bagay-bagay na kailangan-kailangan, like dito, communication, maganda. Maganda yung ano, maganda yung dulot. Kasi, yung gusto mong malaman, agad-agad, nalalaman mo. Yung mga balita, mga emergencies, malaking tulong ng ano, ng mga ganitong mga computerized na mga bagay-bagay. Sabi ko, kasi sabi niya, eh diba, sabi ng ganun, isang click lang, sabi ng ganun. O, tignan mo, nabiyayaan yung dapat mabiyayaan, sabi niya. Eh sabi ko, 'di ba, sabi ni Madam Jubita Araha, sabi niya na walang malayo sa taong nagmamahal. So, 'di ba? So, ibig sabihin, malayo man siya sa pamamagitan ng mga teknolohiya is naaabot or nakakausap yung gustong kausapin, yung mahal mo, yung pamilya mo,
nakakausap mo siya, maari mo na siyang makita kung anong ginagawa niya, anong itsura niya sa oras na yon. Yon yung ikinabunda ng computer age. Tapos, yun nga, yung mga gusto mong malaman, tapos yung kagaya ni Kuya Dave na sinusuportahan nating lahat, di ba yung pagmamahal ni Ate MJ sa kanya, hindi lang naman si Ate MJ, pagmamahal nating lahat, okay? Sa kanya is na ipaparating natin sa pamamagitan ng teknolohiya. Tapos na po ako, Sir Edmond. Balik na ko sa bahay ko. Naipapakita natin sa mga ay antog dito naaabot natin sila sa pamamagitan ng technology. Pero sabi nga nila, yung mga nandyan din lang naman sa Pilipinas na laging sinasabi, sana makita ko, kailan ko kaya makikita si Kuya. Ganito ganyan. Kayo lang naman po yung makakasagot sa mga katanungan na yan, di ba? Sabi nga, walang malayo sa pagmamahal. Kung gusto nyo, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, noon nasabi ko na, kati talaga ng ilong ko ba? May pera. Mag-ano ka kasing buhok. Kampasawaya. Nasabi ko na noon, sabi ko is paglaanan ng panahon, ng pera at ng ang tawag dito. Basta ganun lahat, nandoon na lahat. Basta maglaan ka. Kung talagang binibigyan mo siya ng priority sa mga isa sa mga itinerary mo is mapupuntahan mo talaga ang ating Kuya Dave. So mamaya may karugtong yan. Putulin ko muna. May galap shoutout, Madam Julie Capulong. Good afternoon, Sis Daisy, at sa lahat. Thumbs up, Dan, sabi niya. Good afternoon din po sa iyo, Madam Julie Capulong. Maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa pagmamahal sa ating Kuya Dave, sa napakagandang pagbulaklak at sa prayers para sa lahat. God bless you more po, Madam Julie Capulong. Noon pa kasi, last year, okay? Last year. naalala ko lang bigla. Tapos nag-search lang ako kagabi after ng live. Tapos bigla talagang naalala na may naalala kasi ako eh. Kaya karugtong nung sinasabi ko. Nagpaunang salita lang ako pero maya-maya ng konti. Mamaya ako ilalabas yung nabasa ko. Masaya lang sa puso talaga. Yung pagmamahal natin sa ating Kuya Dave, hindi nawawala sa puso. Sabi ko nga, tinuring ko siyang anak, bunsong anak. Si Kuya Ding, tinuring naman niya na pangkin or apo. O diba? Depende sa tao kung paano mo siya itinuring. Yung iba, tinuring nilang mga apo nila. Kasi nga, syempre, marami ng SC. Tapos yung iba, pamangkin, anak, kapatid, di ba? Depende sa treatment na gusto nyong ibigay dun sa bata. So, pero karamihan talaga yung kwento ng buhay ng isang tao na grabing pagsuporta, nakikita ng iba din kung paano sila sumuporta. Pag sila naman yung nangailangan, aga-agara talaga may ipapadalang Diyos para sila ay tulungan din, 'di ba? May mga ano, hindi naman natin sinasabi, kaya nga ayaw kong nagsasabi. Sa pamamagitan ng ating credit, nakikilala natin kung sino yung mga tao na masigit na nangangailangan, may mga lumalapit. Tapos sasabihin na lang natin na wag mo nang sasabihin, wag ka nang magpasalamat sa akin sa social media. Total ano naman, 'di ba? Meron din yung iba magpapasalamat sila pero hindi sinasabi yung pangalan. So okay lang naman 'yon. Kasi kagustuhan na rin ng tao yung ganun na mga pangyayari. Kaya nga ang dami nagsasabi na si Kuya Dave ay isang anghel na pinadala ng Diyos.
Lahat naman tayo ay anghel ng mga panahon na wala pa tayong mga katawan. So, tayo ay pinadala dito sa lupa sa pamamagitan ng ating mga magulang na napili ng ating Diyos na ibigay sa atin. Yung iba maswerte sa mga magulang, pero yung mga hindi pinalad sa magulang, may lesson na dapat matutunan doon, na dapat natin din matutunan at tignan. Sige, huwag tayong lumayo. Basta ganun. Basa muna ako habang naghihintay ako ng oras bago ko sabihin yung pinakabuod ng aking gustong tumbukin. Aray. Sorry ha, kasi sinabihan na talaga ako dati sa grupo pa na kamag-anak ko daw si June na bitin kung magsalita. Di, may karugtong naman kayo naman. Sabi ni Sir John Gonzalez, salamat po sa like ng upload picture ko, host, sabi niya. You're welcome po, Sir John Gonzalez. Pasensya, hindi ako yata nakapag-comment. Pag nasisilip po siya, pag dumadaan sa wall, inaano ko na agad-agad. Basta pindot-pindot lang ako ng mga heart-heart. You're welcome, Sir John. Wala yan sa mga nagagawa mo sa pag-share at pagla-like sa mga videos ko po, Sir John. Salamat po. One way of saying thank you lang po yun. Mega love shoutout, Madam Remedios Ganya Mendoza. Magandang gabi, sis day. Dada day, thumbs up, Dana, sabi niya. Magandang gabi po, Madam Remedios Ganya Mendoza. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa pagmamahal sa ating kay Dave at sa prayers para sa lahat. Pag-ingatan kanawa ng ating Diyos at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang shoutout, Madam Juway Juway. Good evening, Ma'am Daisy, sabi niya. And poging Kuya Dave, ng lahat na nandito sa LS mo, thumbs up, Dana. Good evening, Madam Juway Juway. Thank you so much po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at ang pagmamahal mo sa ating Kuya Dave na hanggang dulo. God bless you more po at magandang gabi, Madam Juway Juway. Mega love shoutout, Madam Esther Tolentino. Sobrang ano. Good evening, Sis Daisy at Dave. Thumbs up, Dan, sabi niya. Good evening din po, Madam Esther Tolentino. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Sa prayers para sa lahat, ang pagmamahal mo sa ating Kuya Dave at sa napakagandang pabulaklak mo po. God bless you more po, Madam Esther Tolentino, at magandang gabi. Di ba? Kaya mamaya ako itutuloy. May dalawang tao yatang nakakalam nung sasabihin ko, pero mas marami yung hindi nakakalam. May grab shoutout nga pala sa 70 viewers po natin. Sabi ni Sir John, huwag mo na po ako tawagin na Sir Ladyboy po ako. Ha ha ha. Nakita ko nga kanina, gusto ko sarang sabihin na ano. Okay. Wala naman pong problema. Wala naman pong problema dyan. Dyan na lang. Kasi matanda naman ako sa inyo. Wala namang problema doon. Kasi ang tawag dito, accepted naman na sa society. So, there's nothing to worry about. Diba? Ang importante, masaya ka. Sa kung ano, kung sino at ano ka. At yung respeto nasa sayo. Dahil kung wala kang respeto, hindi ka rerespetuhin ng iba. Pero dahil ka-respeto ka, syempre, nire-respeto ka din naman namin. O, diba? Wala sa uri ng kasarian or kahit nasabihin mong binabae, hindi po dapat yan dinadjudge. Okay? Sariling kagustuhan ng mga tao kung ano ang gusto nilang maging sila. Nag-love shoutout, Muskan Betty. Ze, sabi niya. Hindi ko naintindihan eh. Ze. Ze ba? Tama. Pipikit na lang pala ako para mabasa ko. Ano ba yan? Mega love shoutout, Madam Flaviana Mojica. Tita Daisy, God bless. Sabi niya, God bless you din, Madam Flaviana Mojica. Maraming salamat pa po sa araw-araw na pagpasok po ninyo sa ating live. God bless you more. At magandang araw po sa iyo. Sinasabi ko kanina.
Magkailangan shoutout, Careless Islanders. Good evening. Sabi niya, good evening, Careless Islanders. How are you? I almost watch all your videos. What is this? Siki Horse Hidden Gem. Wait and see. I didn't watch yet, so nag-iwan ako ng bakas. Tapos nakita mo na ito, ibig sabihin galing ka dito sa live ko. So, ayan. Pag laging, lagi kong sinasabi, sending my support is galing ka sa live ko. So, meaning to say, nandito ka, kaya pinanoodan ko rin ang iyong video. Ganun lang po yun. Magkailang shoutout ulit, Careless Islanders. God bless you mo. Diba, yung pag-touring sa ating Q-Dave is iba-iba. Pero, iba-iba man tayo ng pag-touring sa ating Q-Dave, iisa pa rin naman yung denominator natin is love, diba? Yung pagmamahal. Pagmamahal natin dun sa bata. Iba-iba man tayo ng prinsipyo sa buhay. Ang mahalaga is, ang tawag dito, nagkakaintindihan po tayo at nagkakaunawaan, nagkakaisa sa isang hangarin lamang. So, yun po yung mas maganda at pinakamagandang ating gagawin. Lagi nating sinasabi, isang batang sinusuportahan natin, pero hanggang sa salita lang ang karamihan, sa gawa ay wala. Yung sinasabi nila na suportahan ng bawat isa, hindi po natin nararamdaman, pero okay lang, walang problema sa akin. Basta ako, kilala ko, kung sino talaga yung totoo at hindi totoo. Makikita mo kasi mga nagbabalat kayo. Basta, meron akong paraan para malaman ko na sila ay hindi totoo. Ay, andyan na. Wait lang, marami na akong dinabasa. May galap siya ito. Si Zella Lamid na maganda. Hello po, Founder Ganda, Kuya Dave. At sa lahat ng mga sponsors, supporters, ninongs, ninangs, titos, titas, lolos, lolas, blessed evening po sa lahat. Hindi ko pala na-send. Blessed evening din po sa iyo, Madam Princess Jela Lamid na maganda. Maraming maraming salamat po sa pagbati sa lahat. God bless you more po. Make a love shoutout, Madam Imelda Aquino Noriega. Salamat po sa pag-thumbs up sa channel, sa prayers at sa pagmamahal niyo po sa ating Kuya Dave. God bless you more po, Madam Imelda Aquino Noriega. Good evening. Na-shoutout ka kanina. Nabutan ko yun. Na-shoutout ka kanina doon sa live. Shoutout ka ni Tech June. May galam shoutout, Madam Cherland Lag. Hello, blessed Saturday, sabi niya. Prayers and love, sabi niya. To all. Sending hug and love to Kuya Dave, sabi niya. Silip lang, busy pa. Ayan. Happy month. Happy 7 month old yung anak nila. Yan, may dumaan. Maraming salamat po, Madam Cherlan Vlog, sa prayers para sa lahat, sa pagmamahal mo sa aming lahat, sa ating Kuya Dave. At sa prayers mo rin para sa ating Kuya Dave, na sana mabot niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. At ganoon din yung prayers mo, na sana ipagkaloob ng ating Diyos. Ikaw at ako ang nakakaalam. Sana lang pakinggan ng ating Diyos ang panalangin natin gabi-gabi, na sana sa darating na mga pagkakataon ay pagkaloob niya ang kahilingan ng inyong puso. God bless you more, Madam Cherlan Vlog. Tamsak na po ako, Founder Ganda, sabi niya. Makati talaga ilog ko. Grabe din yung kanyang pagmamahal. Yung pag-support daw ni Madam Princess Jella Lamid na maganda ay hanggang dulong-dulong-dulo. Ganun po niya kamahal ang ating QD. Maraming salamat din po, Madam Princess at Jella na maganda, sa pag-thumbs up sa channel ko. God bless you more po, Madam Princess Jella na maganda. Hintayin ko na malagas ng marami bago ko sabihin yung sinasabi ko. Ay. O, diba? Aray ko. Hirap pala maupo yung mata baba. Sabi ni Madam Princess Zella Lamid na maganda, you're always welcome po, Founder Ganda, at God bless you always din po. More and more, siksikliglig at umaapaw. Amen. Thank you so much din po, sabi niya. You're welcome, Madam Princess Zella Lamid
na maganda. Di ba? Hindi kasi ako nakapanood ng live. Yun lang talaga yung naabutan ko kanina. Pero parang may ginawa yata silang drama. Parang ganon. Parang nagiging TV series na eh. Ah, di ba? Yun lang yung parang nano ko. Pero papyaw lang. Hindi ko pa talaga siya napapanoodan na mabuti. Pero parang ganon. Hindi, sino ba nanood? Tama ba yung pandinig ko or namali lang ako? Hirap kasi pagpatago eh na naka-on pero hindi mo siya naintindihan, di ba? Tapos hindi pa naka-replay kasi nga diretso na ng live. Tama ba? May sinabi ba sila na ano na may parang may ginawa silang drama about sa nagdaang Holy Week? Parang ganon. Hindi ko siya sure ha. Kaya nagtatanong. Magalam shoutout, Madam Jovita Lamire. Hello po, good afternoon, Ma'am Daisy at Kuya Dave. Happy Saturday night po. God bless po, sabi niya. Happy Saturday night din po sa'yo, Madam Jovita Lamire. Salamat po sa pagmamahal sa ating Kuya Dave, sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal, sa prayers para sa lahat. God bless you more po at magandang gabi, Madam Jovita Lamire. Mag-love shoutout po sa lahat ng mga lovely ladies, mga loving kuyas at sa mga admins po at sa lahat ng mga GC na meron ako na ayaw nilang ipasabi. mega love shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. May magsiselos pag may nakaligtaan po ko. Sabi ni Madam Princess Delaco, founder ganda, nakapanood po ako ng live kanina, replay lang po kasi po sa kahihintay po namin, nakatulugan ko po. Mega love shoutout, Madam Mila Supsupi, in a blessed evening, Ma'am Daisy, thumbs up, Dana. Have a blessed evening din po sa iyo, Madam Mila Supsupin. Thank you so much po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa prayers para sa lahat, at yung pagmamahal mong super duper para sa ating Kuya Dave. God bless you more, Madam Mila Supsupin. Sabi ni Madam Princess Jella na maganda. Yes po, may aabangan daw po na drama ni na Tatay Ram, Nanay Jack at Kuya Dave po, founder ganda. Ayan pala. So, ibig sabihin, pag hindi nagparada yung pumasok yung amo dito sa loob, meron siyang daladala. Saglit lang po. You bring something? I help you? You take the lamb. Let's try. Also, when I went to throw the rubbish, Thank you.
There's a problem at the gate. Yeah. So, sabit lang. Makita niyo na malaking tiyan ko ba? Ito ang amo ko talaga. You see the cat? So, maybe yeah. That's why Joanna and Gustag didn't come down. No, it opens yesterday. And this morning when I went to buy the... Because Opa has said that also when he came, it didn't open. But let's not use it. No, we must use. I put something tonight. Or after I finish. I will leave this open. Yeah. Because I'm going to the church. Yeah. And we will make your breakfast. Yes. So maybe we will make before you go and walk. Before I? You go and walk. And after. Yeah, because when you come after you walk, you'll be tired. Kausap na. Saglit lang po ang ingat amo. Sabi ni Madam Princess Jella, yes po, abangan daw po na drama ni Tatay Ram, Nana Jack at Kuya Dave po, founder ganda. Ayan. Maliwanag pala. Maliwanag pala yung pagkakarinig ko. Akala ko hindi ko narinig na mabuti. Charity vlogger, naging drama artist na. Sabi ni Madam Eulalia Garcia, oo, may drama daw si Natikram, Nanay Jack at Dave ang magkasama. O, ba't nagtiretract ka, Madam Julie Capulong? Nawala lang ako saglit. Ang hina signal ng Sky Cable, napuputol live, sabi niya. Sabi ni Madam Princess Jella, shout out po sa iyo, Sis Jovita Lamire, blessed. Evening po sa iyo, Sisi, ingat po ikaw lagi dyan. Sabi ni Madam Julie Capulong, yes, sis, silang tatlo, Tekram, Nanay Jack, at si Kuya. Salamat po sa pagsagot. Nag-love shoutout, Madam Laureta Belizar. Good evening, Ma'am Daisy. God bless you all. Mainitan ako, nakaganito ako. Good evening din po, Madam Laureta Belizar. Maraming salamat po sa pagmamahal sa ating kay Dave at sa prayers para sa lahat. God bless you more, Madam Laureta Belizar. We can all do this, guys. Let's go, sabi ni Careless Islanders. O, diba? Mainitan tuloy ako. O, diba ang init? So, ganun po talaga. Nung narinig ko kasi, bigla akong napaisip. Sabi ko, need ba talaga na may drama? Diba, mahirap din kasing pakialaman. Sabi ko nga, YouTube nila, gawin nila yung gusto nilang gawin doon. Ayoko na lang isabihin pa. diba? Kaya ganun ko talaga yun. So, nalagasan na tayo. So, mamaya-maya ng konti. Pagkatapos ng isang oras, siguro sasabihin ko ay yung babasahin ko pala. Yung sasabihin ko. So, you still going out? Yeah. I will leave this room. Yeah. What happened to the gate? Ayaw magbukas, nakasarado. So, lalagyan ko mamaya siya ng magic para pagpasok niya, okay na naman. Hindi ko ilalagay na nandito siya. Para hindi niya makita. Ayan, si Madam Cherlan Vlog ay nandito pa. Nga pala, tapos na palang manood yung... No flies in the house? Not yet. All is not yet because... It's like checking between because of the food. Mamanood pala ako kay Madam Cherlan kasi... daily exercise daw ni Dave. Okay.
Basta lahat ng galing sa live ko is, ang nakasabi is sending my support. Para alam niyo na galing dito sa live yung panunod ko po sa inyo. Ganun pa ako. Reply na lang maya si sabi niya. Sige lang, madam. Sherlan Bag, wala naman pong problema. Priority po yung trabaho tulad ng sinabi ko is trabaho po muna. Okay? Pero sinasabi ko kanina. Tama ko. Ayun pala. Sa iba-ibang mga pagkakataon, iba-iba din yung mga nagagawa, di ba? Sa ginagawa natin, kailangan kasi may consistency, di ba? Para makita ng mga tao na yung... Labas ko muna yung cellphone, malaki kasi. Para makita at maramdaman ng mga tao na totoo tayo sa ating mga hangarin sa buhay. Yung hindi tayo paiba-iba. Katulad kasi yan sa pagdadasal, di ba? Pag nagdasal ka, kailangan may consistency din. Kung ano yung pinagdadasal mo ngayon, hanggang sa matapos, hanggang sa walang hanggan na yung pagdadasal mo, is yun at yun pa rin yung pinagdadasal mo. Yun tinatawag nila na consistency. Yung yun at yun pa rin, walang pagbabago. So ngayon kung hangarin mo is makapagbigay ka ng entertainment sa mga tao, yun talaga yung gagawin mo. Pero kung basta kailangan may consistency sa lahat ng bagay ng ginagawa natin. Ang hirap magpaliwanag kasi baka mamaya maiba na naman yung pagpapaliwanag ko. Hindi nyo na naman makuha ang susi na nawawala. At ang bahay na binuksan ay sinilip ko din. May love shoutout, Madam Karen Ruth Reyes. Gandang gabi. Apo, mga ka-lovely Daisy at Ma'am Daisy, God bless po sa lahat. Thumbs up dan. Thank you so much, Madam Karen Ruth Reyes. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal sa ating kay Dave at sa prayers para sa lahat. God bless you more, Madam Karen Ruth Reyes. May love shoutout, Madam Elsa. Blessed Saturday po, Sis Daisy, naway nasa mabuti kang kalagayan at ingatan ka ng ating Diyos. May Jehovah's blessings to you and your family. Stay healthy always. Love you po and Kuya Dave, sabi niya. Magandang gabi din po sa iyo, Madam Elsa. Maraming salamat sa napakagandang pa-sunflower mo sa pagmamahal sa ating Kuya Dave. Pag-ingatan at gabayan ka nawa at ang iyong pamilya sa lahat ng pagkakataon, Madam Elsa. God bless you more. Mega mega love shoutout, my love, sa Mirna. Goodbye, no? Hello, Ma'am Daisy, my love, sabi niya. Kumusta ka na dyan? Always take care palagi. God bless, sabi niya. God bless you din, Madam. My loves, Mirna, gabay, no? Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos at sana ay nasa mabuti kang kalagayan palagi. Maraming salamat sa panalangin para sa lahat at sa napakagandang mga pabulaklak mo at ang iyong pagmamahal. Diyos ang bahalang magbalik sa iyo ng siksikliglig at umaapaw na biyaya. Tamsakdan na po, sabi ni Madam Elsa. Thank you so much, Madam Elsa. God bless you more po. Nawawala ako sa sinasabi ko. Ano yung sinabi ko kanino? Ay, yung consistency, di ba? Ganun po dapat. So, yung unang hangarin mo, dapat yun yung talagang magpursigi ka doon. Doon ka talaga mag-concentrate. Hindi yung kung ano yung nakita mo, nag-e-experiment ka. Kasi kung mag-e-experiment ka ngayon, hanggang sa katapusan, mag-e-experiment ka pa rin. Ganun kasi siya. Pero kung meron ka na talagang isang bagay na gustong panindigan mo siya. Kasi yun yung napili mo, yun yung sinasabi mo. Kung nasa puso mo na talaga, yun talaga akapin mo kung ano yung nandyan sa harapan mo. Dahil yun yung gusto mong gawin. Diba? Ngayon, sa pag-akap sa mga ganun mga mga bagay, maraming mga konsekwensya ang darating. Diba? Kailangan mong magdesisyon ng tama at gawin ang tama. Kasi sa pagdedesisyon, dyan nagkakaroon ng malaking problema.
Kasi minsan sa pagdidesisyon, doon na mamali. Merong mga nasasacrifice na akala mo ay okay lang dahil nandyan lang sila. Pero sa pag-iisip mo ng ganun, mali ka ng pagtantya is, ang tawag dito, malaking bagay ang mawawala. So sana, sa mga pagdidesisyon, sa mga sinasabi, kailangan kasi may consistency. At saka, ang sinasabi ko is, ang tawag dito, huwag kumampi at huwag makinig sa kahit na sino. Kung ano yung desisyon na nasa puso mo, pagtimbang-timbangin mo, kung sino ba talaga ang mas matimbang, ano ba talaga ang dapat gawin. Kaysa yung nakikinig ka lang sa sinasabi ng ilan sa'yo, kasi marami ang sulsul, pero pagdating ng araw, hindi ka rin naman kayang tulungan. Mabuti nga yung mga hindi nagsasalita, kasi pagdating ng araw, sila pa yung magli-lift up sa'yo, na hindi mo pa rin namamalayan, di ba? So, wag mong i-take for granted yung mga tao na lubos-lubos ang pagmamahal. Kasi, sabi nila, napapagod din daw ang puso. Nabasa ko lang sa pocketbook yun. Noon, nung mga panahon na bata-bata pa ako. Nawala pang ganito mga na-addict sa pocketbook, di ba? Nakakabasa ng umiiyak, o, diba? So, ganun. Sabi ni Madam Elsa, good evening, Sis Princess Della. May Jehovah's blessings more and more. Stay safe always, sabi niya. So, yun. Mga pag-usapan natin ng mga ibang mga bagay. Or, I mean, yung masasabi ko sa inyo. So, pag-ingatan ang mga tao, dahil hindi natin alam kung sinong ba sa kanila talaga yung totoong nagmamahal. Huwag tayong padadala sa sinasabi ng iilan na feeling ay marami. Nag-iisa pala siya, ay marami yung sinasabi niya. Yun po talaga, pag-ingatan po natin yung mga ganong klase, di ba? Pag-ingatan din yung laging nangangako. Kasi sabi nga nila, yung taong nangangako is 80% lang magkakatotoo. Pero yung taong hindi nangangako, yun yung nakaano, yung pagbiglaan silang magdesisyon agad-agad, 'di ba? So, ganun kasi yung mga nangyayari sa mga nakikita. At sa totoong buhay talaga nangyari yan. Hindi tayo gumagawa ng kwento lang para lang may mapag-usapan. Hindi. Ang tawag dito? Yung maramdaman mo, yung puwersa or gaano kamahal. Tapos, ang nasa isip mo is kahit anong gawin mo, hindi aalis. Kasi yung pagmamahal nila is laging nandyan lang. Di nila kayang tiisin ang batang kanilang minamahal at sinusuportahan. Well, dyan nagkakaroon ng pagkakamali. Kasi once na nagkamali ka, may narinig sila na hindi maganda, dun na talaga. Saglit lang po ha, konti lang. March 30. May galab shoutout, Silas Vlog. Hello din po, nasa bahay mo na po ako. Basta nakita nyo na yung comment ko is sending my support. Ayan, galing po sa live ko yan. Sabi ni Madam Elsa, Sis John, good evening po. Naway ingatan ka palagi ng ating Diyos. Ganon din sa family mo. Stay safe always po, sabi niya. Diba? Mega love shoutout, Sir Silas Vlog. Ayan, nagbaba na po siya ng bahay. Mega love shoutout, Madam Aida Mercado. Thumbs up danda po siya. Maraming salamat po sa pag-thumbs up, sa prayers, at sa pagmamahala sa ating holiday. So, yun yung inaano natin. Yung tinitignan natin dito na mga bagay-bagay. kasi, diba, kapag yung nilalabhan mo, pinaghalo mo ang puti sa dikolor, magkahawa-hawaan na, di ba? Yung napakagandang puti is nahawaan na ng
mancha ng kulay ng damit na nakadikit. So hindi na nagiging maganda yung kita niya. Yung dating, hindi na siya maganda. Kaya ganun yung nangyayari. Kailangan talaga natin maging tawag dito, mag-ingat. Huwag ihahalo ang puti sa dikolor. Ganun po kasi siya. So sa lahat ng bagay na gagawin natin, pag-isipan muna natin mabuti kung ito ba ay angkop doon sa sinabi ko na aabangan ng mga tao, or sa sinabi ko na ako ay magiging ganito, di ba? So kung mahaluan yan ng dekolor, magiging hindi na maganda yung ano, yung kalalabasan, di ba? Kasi may ano na siya, may mancha na. Hirap pa namang alisin pag yung kulay ng damit na hawa talaga sa puti. Kahit anong gawin mo, ang hirap na talagang alisin. Yahoo daw, sabi ni Careless Islanders. O, di ba? So, yun lang naman masasabi ko. Napakinggan ko kasi. Hindi ko alam kung ano kayo sa akin. Wala naman siguro akong magiging problema. Kasi, kanya-kanya tayong kaisipan. Sabi ko nga, saloobin po natin. Hindi naman yung sinasabi mo kasi nambabash ka or what. Sabi nga ni July, nakalimutan ko yung ano niya, magkaiba ang basher sa nagsasabi ng saloobin. Sabi ni Madam Julie Kapulong, sis, napakatalinhaga naman ng mga sinasabi mo. Napapaisip at tuloy ako. Andyan lang po yung sagot, Madam Julie Kapulong. Kung kayo talaga ay sabi nga nila, ang magbasa, sabi nga ni Ma'am May Comboy, ang magbasa pala, Tita Daisy, sabi niya, ng Between the Lines, hanapin mo pala yung words na nawawala, sabi niya. Ganun po kasi, Madam Julie Kapulong. Dahil nung nagsasabi talaga ako ng mga ano noon, maraming bitter, maraming kinokontent ako, tapos kung ano-ano mga pinagsasabi. Kaya iniba ko na lang yung pagsasalita ko. Yung mga nakakaintindi, sila na lang talaga yung makakaintindi po talaga. Kasi mahirap eh. Dito masusubok yung mga tao talaga na nag-iisip. Pero marami pa rin talagang taong hindi nag-iisip. Tatawagan pa nga nila ako, hindi naman sila gagamit ng account nila. Tapos, ang tawag dito, magsasalita sila. Diba? Di? Ganun talaga yung tao. Sabi ko, kung hindi ka nakakabasa in between the lines, wala na po akong magagawa. Sabi kong ganun. Huwag ka masyado mag-isip, Madam Julie Kapulong, kasi alam nyo naman yan. Hindi nyo lang siguro pa nahahanap kung ano ba yung aking tinutumbok. Hindi po ba? So, basta ganon. natawa ako. Hindi kita pinagtatawanan. Natatawa lang ako sa sarili ko. Okay. Pakawalan ko muna yung tawa ko bago ako mag-umpisa kasi baka... Hagalpak ako ng tawa maya-maya. So, di ba may nasabi ako sa inyo? Yung tagahawak ng susi, nakaligtaan niya yung susi, naiwanan niya sa ibabaw ng lamesa. Sige na lang. Or sa ibabaw ng ref. Tapos, nung mapansin, nung isa, kinuha niya yung susi, nagpa-duplicate siya, 'di ba? Tapos binalik niya doon sa lagayan, 'di ba? So nung ibinalik niya doon sa lagayan, hindi muna siya nagsasalita. Pinabayaan lang muna niya na yung susi, yung duplicate nasa kanya. Kumbaga pretending siya na walang nangyari. Okay? Tapos nung makasilip siya ng pagkakataon, medyo napalayo yung may-ari ng o yung tagahawak ng susi is natukso siya na puntahan yung kamats ng susi, di ba? Tapos sinusian niya ngayon.
Sabihin na nating bahay, okay? I-ano natin sa bahay. So yung susi na yon, isinusi niya sa pintuan. Okay, pintuan pala. Noon nang susiyan niya yung pintuan, sa sobrang excitement niya, hindi siya lumingon para tignan kung may nakakita ba sa kanya o wala, 'di ba? Nagkataon, napadaan naman ako. Kaya nung sinusiyan niya yung pintuan, tapos nung tinignan niya namangha siya, ako din naman napasilip at namangha din naman ako. So, nagets niyo na yung ibig ko sabihin. Kasi may nagtatanong. Kaya yon, not actually na bahay yung ano, basta sinusian niya. Siyempre, ano ba yung sinususian? Mga pintuan, mga baol, mga maraming bagay ang sinususian. Maari pang ang sasakyan, di ba? Pero ang sasakyan kasi pag sinusian mo yan, maingay. So, ganun po yung sinasabi ko. Balang araw, malalaman niyo din kung ano ba yung susi na yan. Kaya pala, yung naghahawak ng susi na yon is hindi niya mabitaw-bitawan yung susi. Kasi meron palang nakatago doon sa sinususian ng susi na yon. Di ba? Tapos, feeling nung naghahawak ng susi, siya lang talaga ang may hawak ng susi. Hindi niya alam na meron ng nakaduplicate at meron na ring nakakita doon sa binibisibisita niya na mga pintuan na yon. O, di ba? So, ganun po yung kwento na yan. So, ganun yung kwento. May mga karukarugtong pa yan. Abang-abangan nyo na lang kasi mai-explain natin yan. Sa mga susunod na mga pagkakataon is paulit-ulit natin sasabihin, baka sakali na makuha nyo na kung ano yung missing dun sa sinususian talaga na yan. So, pero ito, naging careless kasi yung may hawak ng susi. Kaya nakapag-replicate na, o nakapag-duplicate yung isa naman na super curious kung ano yung susi na yon, bakit lagi na lang kahit sa pagtulog dala-dala at nasa bulsa nung may-ari ay yung tagahawak ng susi na yon, di ba? Pero yun nga lang, nalingat siya or nakaligtaan niya or nakalimutan niya na ipinatong pala niya sa ibabaw ng ref yung susi na yon, di ba? Nung maalala niya, too late na kasi may nakapag-duplicate na ng susi na yon. So yung susi na yon, nasa isang kamay na hindi niya alam. Ngayon, maaari na dahil sa pagiging careless ng may-ari ng susi na yon, is tuluyan ng mawala ang susi sapagkat pwede namang palitan. Siyempre, pag binuksan na yung pinto, pwede na yung palitan yung susian, di ba? So, kapag napalitan ng susian, at ano, kahit anong gawin na nung may-ari ng susi, ay hindi na niya mabubuksan. Sabi ni Madam Esther Tulintin, sis, yung patama ng tumama, tama. Basta ganon. Sorry ha. Muntik na akong madulas. So, ganun yon. Pero, huwag kayong mag-alala. Habang hawak pa nung may-ari ng susi, yung susi at hindi pa talaga pinapalitan yung susian, dahil nga, syempre, pwede na niyang palitan kasi nasa kanya na yung susi. Dalawang options lang siya. Pwede niyang palitan yung susian or kukunin niya yung nasa loob ng sinusian niya, nasa loob ng pintuan na yon, sa room na yon. Pwede niyang kunin kung ano man yung laging binibisibisita ng original na may awak ng susi doon sa kwarto na yon at alisin niya doon. Di ba? So, malay mo, pagpunta ng original na may-ari ng susi, maglulupasay na siya dahil wala na yung kanyang binibisibisita doon. Di ba? Lalo't higit pag hindi naman araw na binibisita.
Siyempre, kampante siya na nasa kanya yung susi. Yun pala, may naka-duplicate na. So, abangan na lang ang kartong ng susi na yan. Maglam shoutout, Madam Evan Chris. Good evening, Ma'am Daisy. Thumbs up dan, sabi niya. Good evening po, Madam Evan Chris. Maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko. Patnubayan at gabayan kanawa ng ating Diyos at kanyang pag-ingatan, Madam Evan Chris. Magandang gabi po sa iyo. Inom lang po ako. Hirap, anong hirap mag-explain. Sabi ni Careless Islanders, hello guys. Hello, hello din sa iyo. Nakadalawa ka na sa akin. Madam Careless Islanders. So, pangalawa? Halos napanoodan ko na kasi yung mga video mo. Pizza. Night beach party. I think I'm already did this. Ah, wala pa. Ano, nag-gets nyo na ba? Medyo maliwanag na eh. Ay! Mga mukha talagang makatiba. Naku, naglalive ako sis. O, oh, diba? So, siguro naman naintindihan nyo na. Ano yan? Madali na lang intindihin. So, wag na kayong magtataka. Kung sa mga susunod na pagkakataon is ganun yung kwentong mangyayari. Ay, nanonood kasi ako. Sige, mamaya. Pagkatapos ni Madam Careless Islanders sa pangalawang video na pinanood ko na sa kanya. Kasi nandito pa siya. Hanggang ngayon, nandito pa siya. So, sending my support lang talaga. Mamaya, titignan natin bakit kaya nasabi tayo sa taong nagmamahal. Ay, maalala ko nga pala, diba, sa birthday ni Kuya Dave. Sa akin na lang yung sagot, sis. O naman, huwag mo na sabihin. Nasa iyo na yan. Kung paano mo naintindihan. Sinabi ko, bigla ko nakalimutan. Ah, diba malapit ang birthday ni Kuya Dave? Ah, diba sabi nila is mag-collab silang lahat maliban sa akin. At sa, hindi ko alam kung meron pang hindi mag-collab. Basta maliban lang sa Cagayan. Yun lang yung sure na masasabi ko. Kaya masasabi ko. Sa iba, kung meron mang hindi, is sarili din nilang decision po din yun. May kanya-kanya naman po tayong dahilan kung bakit hindi tayo nakikulab. So, parang may nabasa ko na comment sa 17th birthday ni Kuya Dave. Sabi kasi nila doon sa nabasa ko is darating yata yung mga bigating sponsor doon sa ano, doon sa mismong araw ng kaarawan ng ating Kuya Dave. So kaya nga may mga collab sila doon. So, sorry yan, yung kaibigan ko kasi makulit. Sinabi ko, darating daw yung mga bigati. Ah, mismo pala sila nagsabi, di ba? Nung nag-live yata sila mag-asawa nun, is sabi ng ganun is darating yung mga bigating sponsors nila sa
mismong araw ng birthday ng ating kay Dave. So, di ba? Nakakataba ng puso. So, yun yung isa, bakit ko nasabi na walang malayo sa taong nagmamahal. Ibang bansa, di ba? So, ganun. Ano sinasabi ko? Istorbo tong kaibigan ko eh. Saglit lang. Tignan mo yung magsasakripisyo sila kasi marami. Mostly naman talaga sa mga big sponsors is from abroad, di ba? Mga OFW din sila. So, ang tawag dito? Dahil sa pagmamahal nila sa ating kay Dave is, yung malayo gagawin nilang malapit. Yung imposible gagawin nilang posible. Ganon yung tunay na nagmamahal at sumusuporta talaga. Gagawa at gagawa ka talaga ng way para makita mo yung taong mahal mo. Hindi po ba? So, ayun, napakasarap lang sa puso talaga na ang tawag dito na nandun sila. kahit pangarap lang siguro sa akin na makita ko ang ating credit, malabo sa akin na makauwi. So, yun lang yung masasabi ko. Pero, masayang-masaya ako dun sa mga talagang nag-e-effort talaga sila para, ang tawag dito, makita at mayakap nila ang batang minamahal at mamahalin at sinusuportahan. Ah, diba? So, masaya. Masaya sa puso na ganun yung mga pangyayari. May mga iba na may mga nakausap na ako, sabi, hindi sigurado kung makakauwi. Pero may nagsabi din naman na baka next year na kasi parang hindi kakayanin ngayong taon. So, may mga nagsasabi ng ganun. May nagtatanong nga kung uuwi ako. Sabi ko, hindi ako uuwi dahil hindi ko din alam kung uuwi ako. diba? So, ganun kasi. Pero, alam niyo yung ano, yung saya, yung kahit hindi, wala ka doon, kahit hindi ka ano doon, kahit hindi ako kilala ng mga sponsor, parang ang saya-saya ko na naiisip ko na wow, si kuya, darating na yung mga bigating mga nagmamahal sa kanya. Sarap naman sa puso na ganun yung mangyayari, di ba? Yung kahit panonoran lang natin sa cellphone is masayang-masaya yung feeling kasi nakikita mo yung ano. Alam mo yung ano kapag may tag dito, kapag mahal mo yung isang tao, kahit sino pa ang pupunta doon, kahit ano pa yung ano, is susuportahan mo kasi sumusuporta ka talaga, di ba? Hindi dahil sa ayaw mo sa isang tao na ayaw mong makita is ayaw mo na rin tignan. You will miss, sabi nga nila. Huwag na. Sabi ni Madam Elsa, hello Ma'am Vienna, good evening Ma'am Cheryl Sabordino. Sis May Comboy and Brother Jose Lito L, naway ingatan po kayo palagi ng ating Diyos kasama na ang mga pamilya ninyo, di ba? So, yun po. Ang tawag dito? Kaya yung hindi ko alam kung totoong pupunta si Ate MJ, di ba? Kung pupunta siya, sa wakas, di ba? Face reveal na rin siya. Di ba? Kaso lang yung iba talaga. Ha? Make love shoutout, Madam May Comboy. Hot evening, Tita Daisy at sa lahat. Sorry naman po, ako'y nagtampisaw lang sa dagat. Pero ang di ko lang carry ay yung amoy ng dagat. Tahong at talaba lang naman ang simoy na aking nalanghap. Ganon? Magandang hapon sa iyo, Madam May Comboy. Hot afternoon nga, naiinitan din ako. Hindi ko maalis tong ano kasi nakasandal lang ako. So, hindi ko maalis itong aking sweater.
Malamig kasi kanina, pero ngayon naman pala ay sobrang init. So maraming salamat, Madam May Comboy, sa pagpasok mo. Maraming maraming salamat talaga. Sayang, hindi mo na ano kanina, pero okay lang. Binati ko naman ang MJ, di ba? Lahat ng MJ, binati ko na. So, ganun. Sabi ko nga, kung totoong uuwi si Ate MJ, magiging face reveal na. Magiging face reveal na rin siya sa wakas, di ba? Kung totoo, nauuwi siya, di ba? Minsan sabi nga nila, huwag tayong magtitiwala sa mga sinasabi, lalo't higit sa lahat, alam natin na minsan may mga mali. Kaya, ayun kasi yung pag-ingatan natin, once na nagsabi tayo ng mga bagay-bagay na hindi totoo, yung paniniwala at pagtitiwala ng tao sa atin, bawas na. Hindi na siya 100%. So, hindi na lahat yung sinasabi natin ay pinapaniwalaan na ng mga tao. Kasi nakagawa na tayo ng hindi bagay na hindi totoo, di ba? Kung naalala nyo yung pandemic, nung kakain sana sila dun sa kainan, pero sabi nila bawal daw ang below 18. Di ba sabi ni Kang Martin, ani Centeno, na si Anthony, na sabi niya is 18 na daw si Dave. Ano sabi ni Dave? Uy, bawal magsin. Ay, huwag magsisinungaling, masama yan. O, diba? So, kaya, pag nagsinungaling ka, at nalaman ng iba na ikaw ay nagsinungaling, mababawasan na ang pagtitiwala nila sa mga sasabihin mo. Hindi na yan magiging 100%. Kaya pag-ingatan natin, yung mga sinasabi natin, kasi sa pagsasabi natin sa mga bagay-bagay, maaring makakreate tayo ng mga bagay na against din sa atin. So, yun pag-ingatan natin sa sarili natin na huwag tayong basta-basta nagsasabi. Yung sasabihin mo na ano, alam nyo, hindi lang naman bad words ang hindi maganda eh. Higit sa lahat, yung magsinungaling ka, yung hindi ka talaga magsalita din ng totoo, pinaka mas masahol pa sa bad word yan. Hindi ka nagsasalita ng bad word, nagsisinungaling ka naman. Anong pinagkaiba? Diba? Sabi ni Madam Mekomboy, lumayas nga ako sa gubat, Tita Daisy, kasi sobrang hot. Ang kinahantungan ko naman, malaapoy pala na dagat. Yun lang, Madam Mekomboy. Yun kasi, yung akala mo kasi, umiwas ka doon kasi nainitan ka. Tapos pag sa pinuntahan mo, mas masahol pa pala. O, di ba? So, ganun ang buhay. Wala tayong magagawa. Sabi nga nila, yung tinatakasan mo ay hindi mo rin matatakasan. Kailangan kasi harapin mo ang namainit sa gubat. At least nga sa gubat. Ang simoy ng hangin hindi ganong mainit dahil may mga kahoy. E pagpunta mo sa dagat, pag umihip ang hangin, abay sunog ng balat ang abutin. Di ba, Madam Mekomboy? ganun. So, pero meron daw, gusto niyang umuwi pero hindi pa niya naayos ang schedule niya kung makakauwi siya. So, malalaman naman natin sa mga susunod pa kasi April pa naman sa Lunes. April 1 pa lang naman sa Lunes. So, ganun talaga. malayo-layo pa, pwede pa namang ano. Pero yung mga iba, syempre, nag-book na sila. So, sigurado na talaga silang makaka-uwi talaga sila. So, yun. basta, ganun. Bakit ko kaya nababanggit yung mga umuuwi? Nabasa nyo na, may nabasa na kayo. Noon pa, alam nyo na, may nabasa na rin kayo dati pa. Na mga ganun. May mga tao din naman, nangangako sila, uuwi sila. Uwi ako sa ganito, uwi ako sa ganito. Hanggang sa matapos na isang taon. Birthday, Christmas na lang na uuwi. Awa ng Diyos, hindi pa nakauwi. Ilang Pasko't ilang birthday na ni Kuyang lumipas, hindi pa naman.
nakaka-uwi. So, yun yung mga sinasabi ko nga na huwag kayong mga ngako or huwag kayong magsasabi na uwi kayo kung hindi naman kayo makaka-uwi. Ganun kasi. Kasi yung ibang tao or yung tao na pupuntahan nyo umaasa na kayo ay uuwi pero hindi naman pala. Kung lang sa akin na, kung lang, ibig sabihin hindi sigurado. Kung makaka-uwi man ako, hindi ako pupunta sa birthday ni Kuya Dave. Kasi may slot ng Cagayan, di ba? Ay di doon na lang ako sa slot ng Cagayan. Para ano pat naging founder ka kung hindi mo suportahan. di ba? Inisip ko kasi sa sobrang dami ng mga bigatin na pupunta doon. Maasikaso kaya isa-isa. Alam mo yung ako iba yung ano ko lang magkakaiba tayo ng feelings at kaisipan. Kapag syempre masaya dahil marami. Yun ang totoo, masaya dahil marami. Kaso lang yung bonding na gusto mo para sa ating kidid, parang kulang yung oras kasi syempre hindi naman pwedeng sa iyo lang maglagay yung bata. Kailangan din iikot siya sa mga pupunta. Maliban lang kung pinalibutan ka na nila, minsanan ka na lang pinakausap, diba? Sabi ni Madam Esther Tolentino, yung caretaker ang may hawak ng susi. May kampante siya, kaya napabayaan niya ang bahay nang makita niya na inaanay na, kaya gumagawa ng paraan para hindi maubos ang bahay na binabantayan. Madam Esther Tolentino. Basta binasa ko lang yung comment mo tapos tumawa lang ako. Alam niyo na ibig sabihin nun. Hindi ako nangaasar ha. Alam niyo na ako nung ibig sabihin ng tawa ko, ah, di ba? sabi ko nga madaling intindihin kung talagang iintindihin. Paglalaanan ng oras, ng pag-iisip, ng tamang pag-iisip, makukuha niyo po yung ibig kong sabihin doon. So, ganun po yun. di ba? Kaya, may consistency pa akong sinasabi kanina, Madam Esther Tolentino. Para magkaroon din ng consistency yung mga pinag-uusapan. di ba? Sabi ni Madam Mekomboy, wala pa yata ang aking ninong-ninang. Maya ko na lang sila batiin para naman grand welcome ang dating. Wala pa sila, ayaw na nilang pumasok. Sabi ni Madam Julie Kapulong, tama ka diyan, Sis Esther at Tolentino. Ano yung sinasabi ko kanina? Makalimutan ko tuloy. Basta, yun pala. Pag nagkita-kita yung mga tao, lalong-lalo na yung mga nagmamahal sa ating kay Dave na totoo, is napakasaya. Sa totoo lang, napakasaya. Lalo na kung marami. Kasi nandun yung bonding ba. Kumbaga yung, ay, nakilala rin kita sa wakas. Ay, ikaw pala si ganito, ikaw pala si ganon. Si ganito, ganyan, ganyan. Ah, diba? Diba masaya? Kaso lang kasi, yung moment na gusto mo sana para sa ating kidib, hindi mo talaga siya masusolo. Kasi syempre marami kayo. Well, masaya naman. Halimbawa, mahiyain ka. Yung parang hindi ka makapagsalita kapag nasa harapan ka. Maganda rin yung may kasama ka. Kasi at least may magsasalita. Di ba may mag-o-open ng usapan. Siyempre, hindi rin naman maiwasan na hindi ka nila kakausapin. At least makakapagsalita ka doon. So, yun din naman yung ikinaganda. Sabi ko nga, iba-ibang tao, iba-ibang konsepto, iba-ibang kaisipan. Di ba? So, ganun yun. So, may nang konti. Saka ko basahin kasi ano siya, tagos sa puso. Tinatago-tago ko sa baul pero may mga alam ko, nakita nyo na to eh, nabasa nyo na to pero a year ago kasi. Isang taon na ang lumipas. Sabi ni Madam Mekomboy, ano hot topic Tita Daisy, wag mo na si MJ at wala pa sa life ko si Jay.
Pag nandito ninong mo, matatapik si Jay. Pero pag wala pa, si M muna nandito, di ba? Marami namang MJ dyan. Michael Jackson, Michael James, so, di ba? Mary Jane. Sabi ni Madam, mega love shoutout, Madam Yolanda Macario. Good evening, Ma'am Lovely. Tamsakdan, kinig lang po, sabi niya. Good evening po, Madam Yolanda Macario. Maraming maraming salamat po sa pag-thumbs up sa channel ko, sa pagmamahal sa ating kay Dave. Napakabusilak ng iyong puso. Sa prayers para sa lahat at sa napakaganda mga pabulaklak niyo po. God bless you more po. Diyos po ang bahalang magbalik sa inyo ng liglig, siksik at tumaapaw na biyaya. Pagpalain kanawa ng ating Diyos at bigyan ka pa ng sapat na lakas para sama-sama nating makita ang tagumpay ng ating minamahal na bata. Sabi ni Ma'am May Comboy, nako naman Tita Daisy, mukhang balik sa nakaraan ang ating pag-uusapan, sabi niya. Oo, balik sa nakaraan lang. Yung may sulat kasi ako, gustong basahin. Na may kinalaman sa kasalukuyan, di ba? May karugtong siya. Yung sulat na yun kasi is noon, tapos yung sinasabi niya na dun sa sulat na yun is dun sa ngayon, di ba? So, yun yung kaya nga sinasabi ko na maganda yung walang malayo sa taong nagmamahal, di ba? Kung gusto talaga, gagawa ka ng paraan. Kung ayaw naman, ganun talaga. Sabi ni Madam May Comboy, gandang evening po pala, Ma'am Elsa, sabi niya. So, yun yung nagiging saan dito? Style kasi ng pag-aano natin is nagsasabi muna tayo ng mas maano, tapos saka natin unti-unti siyang na-explain para tag dito, maintindihan nila pag nandun na tayo mismo sa topic na yun. Kasi may galang shoutout nga pala Sir Vincent Dunsaga. Pagaling ka po. Kung sino man yung may mabuting puso na nag-donate sa iyo ng kidney, is pagpalain siya ng Diyos ng triple, hundredfolds pa nga, dahil sa kabusilakan ng kanyang puso. Dahil sa pagmamahal niya sa ating Queen Dave, natuto siyang magbahagi kung ano yung meron siya. Sana kapag gumaling ka na is mag-effort ka para makita mo ang ating Kuya Dave. Kasi yun yung sinasabi nila na dahil kay Kuya Dave, nagkaroon ka ng... Sorry. Dahil kay Kuya Dave, nagkaroon ka ng, donor sa kidney mo. At least, nagkamatch naman kayo dun sa donor mo. So, yun ang maganda. Pagaling ka, pag-ingatan ka sana ng ating Panginoon, Sir Vincent Gonzaga. Nabasa ko yung comment mo, may nagpasa din sa akin sa comment niya doon sa live nung last Saturday. So, siguro naman, nagpapagaling na siya ngayon. Siguro naging masayang-masaya na siya. Aray ko, ano ba to? Sa naging usapan po nila. Ano ba to? Sino ba to? Ay, buhay. So, ganon. So, yun sabi nila na isang anghel daw si Kuya Dave. Basahin ko muna yung, yung sulat ni Sir Vincent pala. Saglit lang. Sino ba yun? Yung comment, sa comment niya lang naman ito, doon sa sabi niya is, bago ang operation ko nung Sabado, nakiusap ako sa doktor kahit saglit makita kita sa live para mabigyan ako ng lakas. Inoperahan ako sa kidney ko, buti na lang Kuya Dave, may isang supporters mo, nag-volunteer na ibigay sa akin ang isa niyang kidney. At wala siya hiningi kapalit. Kuya Dave, thank you talaga, pati ako
nabigyan ng blessing sa iyo, Kuya Dave. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo, Kuya Dave, dahil sa iyo nagkaroon ako ng lakas para harapin ko pagsubok sa buhay ko. Alam mo ba, Kuya Dave, dahil sa iyo may kidney donor agad ako. Isa sa mga supporter mo nagbigay sa akin kidney at walang kapalit. Kusa siyang nagbigay sa akin sa kanya. Isa silent supporters mo siya, Dave, yung nag-donor ng kidney sa akin. Salamat, Kuya Dave. So, tignan mo, ang lawak nung narating na ng pagmamahal natin sa ating Kuya Dave. Marami na talagang mga natutulungan. Marami nang naaabot ng pagmamahal dahil sa pagmamahal na yan. Di ba napaka gaan sa puso natin na nagmahal ka lang naman sa isang bata na hindi mo kaano or na support mo sa kanya, nakita ng iba, na feel nila kung paano mo siya mahalin. Ngayon nung ikaw naman ang nangailangan, bigla na lang sinabi ng Panginoon, dahil busila kang yung puso, bibigyan kita ng taong magbibigay sa iyo na magdo-donor, magdo-donate ng kailangan mo, dahil alam ko marami ka pang magagawang kabutihan sa kapwa mo. Yung napakagandang halimbawa na ipinakita ng ating Kuya Dave, nandun din sa mga taong sumusuporta sa kanya. Kaya nga, diba, walang imposible sa taong tunay na nagmamahal. Marami pa akong ginagababasahin. Sabi ni Madam, May Comboy, meron pala tayong short quiz. Dapat pala nag-review na lang ako, Tita Daisy. Hindi na sana ako nakaranas ng El Nino ng mga Batanggenyo. Yun lang. Sabi ni Madam Princess Jelag, Founder, ganda, tumayo yung mga balahibo ko po sa binasa mo po. Sobrang nakaka-amaze nga po yung nag-donor ng kidney po. Nakakaiyak din po na way pagpalain po ng Diyos yung taong yon, siksikliglig at umaapaw. Yes po, dahil sa pagmamahal, walang imposible, di ba? Siya yung ginamit ng Diyos na kasangkapan para naman si Sir Vincent Gonzaga ay gumaling sa kanyang karamdaman. So, alam ko, bago pa niya ibigay yung kidney niya is pinagpala na siya ng Panginoon. So, yun, maraming salamat sa kanya kasi yun yung mga taong mga tumutulong talaga na hindi na kailangan nilang sabihin kasi pagmamahal nila yun, di ba? Kasi mga ganong mga bagay is napakaselan tapos napaka delikado pero sumubok sila dahil alam nila, feel nila yung paggabay at pagmamahal ng ating Panginoon nasa kanila. Maglove shoutout Madam Sara Sara, hello Ma'am Daisy, nakikinig lang, busy kasi Ma'am Daisy, sabi niya. Hello din po, good afternoon Madam Sara Sara. Sige lang po Madam Sara Sara, gawin nyo na po yung dapat nyo gawin para hindi po kayo makagalitan. Mahirap na. Magandang gabi sa iyo. Pagpalain kanawa ng ating Diyos, Madam Sara Sara. Mega love shoutout, Sir Wonderful Camping. Hello, good evening sa lahat. Musta ang gabi? Late na yata ang lola ninyo. Pinaka-busy sa lahat na araw, sabi niya. Ah, pareho pala tayo, Sir Wonderful Camping. Saturday and Monday is my busiest day talaga. So, magandang gabi po, Sir Wonderful Camping. Maraming maraming salamat po sa pag-tune in ngayong gabi kasi may babasahin ako mamaya. Napakagandang liham or napakagandang comment pala ito na pinakatago-tago noong unang panahon pa talaga to. A year ago. Sabi ni Sir John Gonzalez, good night na po sa inyong lahat. Naku Sir John, di mo na mababaan, di mo na mapapakinggan, babasahin ko. Pero okay lang, good night na rin sa'yo. Pag-ingatan at gabayan kanawa ng ating Diyos. Sana ay magkaroon ka ng magandang tulog, may ngiti sa iyong mga labi. Have a blessed and lovely night po, Sir John Gonzalez. Thank you so much po sa pag-like and share sa live ko po. God bless po. Good night. Sweet dreams, Sir John.
nakalimutan ko na yung sinasabi ko. Ah, diba yung mga ganun na pagmamahal is unconditional ang tawag nila doon. Alam niyo yung nagmahal siya ng isang bata. Naku, may sira na itong phone ko. Wait lang. Nagmahal ka lang ng isang bata. Tapos is, ang tawag dito? Ang laki na ng ano, ng ibinahagi sa'yo. Ang laki na ng dulot sa'yo na kagandahan dahil sa pagkakaroon mo din ng magandang kalooban, di ba? Hinihintay ko dito mag-appear sa isa. Parang nabasa yata yung sa takip ng aking phone, kaya tinanggal ko nun. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Hindi lahat ng sinasabi ng bibig ay nagkakatotoo. Kasi karamihan sa mga sinasabi ng bibig, diyan nagkakaroon ng hindi maganda. Kaya minsan ang Panginoon ay nagagalit sa atin. Tayo ang kanyang ginigising. Intend ko na lang basahin ninyo po. Nako eh, mamaya-maya pa ng konti. Sir John. Okay, saglit lang. Kasi, ito na. Okay. Nawala na kasi nakita ko may tubig sa ilalim ng... ano? Sabi ni Madam Princess Jelen, nakaka-proud, nakakataba po ng puso ng dahil sa Kuya Dave ay natulungan po si Sir Vincent Gonzaga. Yes po. Thank you so much po ulit sa taong... yun, naway habaan pa ng Diyos ang buhay niya at gabayan po. Amen. Sigurado po yan, Madam Princess Jel Alamid, na maganda dahil busilak ang kanyang puso, tunay ang kanyang pagmamahal, na ibigay niya yung bagay na yun para madugtungan din ng buhay ang kapwa niya. Di po ba? May grab shoutout, Madam Lalaine Marigmen. Hi po, sis Daisy and Dada, Dave. Imbagrabi im. Amin ada dito LS mo, nakikinig hanggang matapos ang live mo sis, thumbs up da. Na imbang grabe Madam Lalaine Marigmen, pagyamanak ti panag thumbs up mo iti channel ko. Iti nakapinpintas nga sunflower, iti panangikarkararag mo iti amin, kastamot iti panagayat mo iti ubing. Ngayon tayo subsuportaran kan ay ayatan. Sapay ko ma, taniup ni Apo Diyos, iti mang tarabay kin ka, kan iti pamilyam. Madam Lalaine Marignan. Mega mega love shout out Madam Vienna Laluan. Hello and good day and night to all. Shout out ina anak JL, Joanne, Miss Olive, Miss Princess Jela, Madam Elsa, Sir Wonderful Camping, ina anak May Comboy, and especially to you and your family. Thumbs up done. Love for Dave and prayers for all. Magandang gabi po. Madam Admin Vienna, maraming salamat po sa prayers at sa greetings para sa pamilya ko na may nasa mabuti rin po kayong kalagayan. Sabi ni Sir John, okay lang po, ha ha ha. Sabi ni Sir John, wonderful camping. Kung ako uuwi, ako lang mag-isa pa, para walang kukontra. Kaso lang, 20 years pa pala. Basta mamaya may babasahin ako na isang comment ng isang lubos na nagmamahal sa ating kidib. A year ago, April 15, 2023. Aba, may date pa. More or less, yung dalawa alam na nila, yung sinasabi ko. Pero mas marami talagang hindi nakakaalam. Okay. 20 years pa pala daw uuwi si Sir Wonderful Camping. Ayan, sabi ni Madam Mekomboy. Good evening, Ninong. Kumusta ang inyong place na madilim? Don't you worry po, 20 years from now, ay maaninag ka na po. Oo nga eh. Tama yung sinabi ni Madam Wonderful Camping. 20 years from now, maaninag ka na niya. Diba? So, magpaka... ano ka muna dyan sa lungga mo
Dahil after 20 years, makikita ka na daw niya, 'di ba? Maaaninag ka na sa liwanag. Baka naman paglabas mo sa dilim, sir, is ikaw na ang naging ilaw ng lahat, 'di ba? maya-maya lang ng konti po natin babasahin yung comment na yon na hindi ko talaga siya nakalimutan. Dahil sa mga pangyayari, bigla ko siya naalala. Kaya kinalkal ko sa baol. Nanap ko kasi yung susi. Nung makita ko yung susi, ayan, sabi ko, ah, dito ka pala itinago. Sabi ko, sige nga. Sobrang dami ng susi kasi, minsan nagkakahalo-halo na. Hindi ko na nahanap ang dapat kong hanapin. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ang buod niyan is yung pagmamahal, di ba? Walang malayo sa taong nagmamahal. Kung gusto talaga natin is makakagawa talaga tayo ng paraan para matupad yung pangarap natin. Pero kung ayaw natin, marami talaga tayong dahilan. Ang dahilan naman, hindi yan nawawala. Nandyan lang lagi sa tagiliran. Nandyan lang lagi yung dahilan eh. Sabi ni Madam Admin Diana, sumaglit sa swimming, ngunit di makatampisaw. Dahil sa lamig ng tubig, ngunit sa sausaw, nasausaw ang aking talampakan para naman mahugasan, kumain ng baga na sinausaw sa suka. Ganon, Madam Admin Diana. Kala ko ba hindi ka sumama? Sumama ka rin pala. Sabi ni Madam Elena Pulido, nakakatas yung binasa mo, Ma'am Daisy. May naalala din ako. May isa din dati na makalola sa sobrang mahal si Kuya. Dahil sa lola niya, napamahal din daw siya kay Kuya. Aba, parang alam mo yung tinutumbok ko ah. Well, lastik, parang yatang hindi na sikreto yun. Parang alam niyo na kung ano sinasabi ko. Ano ba yan? Nalala niyo, last year, ang daming nagko-comment, di ba? Na sinasabi nila talaga yung kwento. Tapos may mga lola, na mga magbe-birthday, tapos yung mga apo, pamangkin, nana, ay anak, mga ano is, sila yung mga sumusulat or I mean nagsesend ng messages sa comment section, tapos sasabihin nila pwede po bang pabati kasi birthday ni ganito, birthday ni ganyan. Syempre hindi natin malalaman na karamihan talaga sa nagmamahal sa ating Kuya Dave is mga SC. Bakit kaya mahal na mahal si Kuya Dave ng mga SC? Kasi para siyang alam mo yung napakadali niyang mahalin. Kumbaga ngiti pa lang talaga ni Kuya Dave, mapapangiti ka na rin. At saka malambing kasi na bata, kaya at saka mararamdaman mo kasi yung kabutihan ng kanyang kalooban. Kaya madali siyang mahalin talaga. Sa lahat, siya lang talaga yung pinakamadaling mahalin. Hindi siya humihingi, pero ang blessings overflowing talaga sa kanya. Sabi ni Madam Joan, anong topic mo, Tito Daisy? Good evening po, Ninang Vienna. God bless you always po lagi. Sabi ni Madam Princess Zella Lamid na maganda. Si Victor magtanggol po yon, sabi niya. Hala, alam nila. Sabi ni Ma'am Elena Pulido, yeah, Ma'am Daisy, nakatatak sa puso at isip ko nga. Makatalin hagang pagmamahal kay Kuya Dave, sabi niya. Makatanla hagang. Ano ba ibig mo sabihin, Madam Elena Pulido? Pagmamahal kay Kuya Dave. Siya, sige na, hindi ko na nga itatago. Basahin ko na nga. Saglit. Akala ko, hindi niyo maalala, naalala niyo pala. So, dyan pa lang. Diyan natin nakikita na yung sinasabi ko, nalalaman nyo. Kumbaga kasi, nandiyan na sa puso, di ba?
Naku, hindi naman yata ditong telepono. Parang itong ginagamit ko ah. Sige nga, saglit lang. Alam na alam pala. Nasabi ko lang yung anong tawag na? Huli ka, Balbon. Sabi ni Admin Viena. Sabi ni matalinhagang pagmamahal, sabi ni Ma'am Admin. Ay, sabi ni Madam Elena Pulido. Sabi ni Ma'am Joan, pasensya na Tita Daisy, di ako makapag-focus sa live mo lately sa daming nangyayari kasi sa paligid. Okay lang yan, Madam Joan. Huli pala ako, ano? Tabasahin ko lang. Alam mo yung dito ko nalaman na talagang, kumbaga naalala ko lang kasi, yung pagmamahal niya sa ating Kredib, sobra-sobra. Gandang evening, Sis Joan. Kumusta ang buhay-buhay? Yes, sabi ni Madam May Comboy. Meron kasi akong nabasa sa comment section na sinabi talaga. So, ito siya. More or less, alam na ni Sir, ano to, ni Sir John. Ito. Ito ay comment galing kay Sir Victor Magtanggol noong April 15, 2023. Tandang-tanda pati date nandoon. Thanks to you, my little brother, Kuya Dave, and Sir June sa pagtupad sa request ko. Alam mo, Kuya Dave, habang inaawit ni Sir June yung favorite song ni Mamita sa'yo, sabi niya, may malaki brown butterfly dumapo sa picture mo sa table. Kung saan nakalagay ang picture mo na laging hawak ni Mamita nung buhay pa siya. Nakaharap TV habang kami nanood sa live. Yung picture mo dati si Mamita ang laging may hawak. Ngayon, si Mami na. Yung picture mo, Kuya Dave, yung una pala interview ni Sir Tekram sa'yo nung nagbuhat ka ng gulay. Pero ngayon, ang mami ko naman, kasama ka sa family pictures nilagay kwarto ni mami. Ikaw na, bunso ko, kapatid. See you next year, my little brother. We love you. O, diba? Nakakataba sa puso. Yung una daw na nanood or nagmahal sa ating kay Davies, yung lola niya, yung mamita niya. Tapos nag-request pala siya, siguro live to kasi live kasi siya eh. Nag-request siya kay Sir June, basta sa kanila, nag-request siya sa kanila na ang tawag dito, tugtugin niya yung favorite song ng lola niya na alay niya para kay Dave. Tapos may dumapo daw na paro-paro dun sa larawan ni Kuya Dave na yung picture na yun is yung nagbubuhat siya ng gulay sa Divisoria. So you see how that Mamita of his love Kuya Dave so much, di ba? Napakasarap lang sa puso kasi ang tawag dito, mahal na mahal siya ng lola niya. Nung tinugtog yung kanta na yun, may dumapong paru-paro dun sa picture ni lola, ni Kuya Dave na hawak-hawak ng lola niya. Na ngayon ay hawak na ng kanyang mami. At tapos ngayon sinabi nila na siya na daw yung bunsong kapatid. At diba sabi ko, ikaw na ang bunso ko. Tapos siya naman, si Sir Victor, sabi niya is, siya na yung bunso kong kapatid. O diba? So napakasarap sa puso. Kaya nakita nyo na yung continuation ng sinasabi ko kanina. Na iba-iba yung pagturing natin sa ating Kuya Dave. Maaring tinuring natin siyang apo, tinuring natin siyang pamangkin, tinuring natin siyang inaanak, itinuring natin siyang anak, tinuring pa ng iba na kapatid. So, yung sinabi niya, yung kwento is from the grandmother to the mother and to them, the siblings. Is ganun yung pagmamahal nila, yung suporta nila sa ating kredib. Di ba? Napakasarap sa puso na makabasa tayo ng mga ganun sa comment section
na sinasabi nila, yung linalaman ng kanilang mga kalooban. That's how they love so much ang ating kwedeb. Kung totoo tayong nagmamahal sa ating kwedeb, mararamdaman natin yung sobrang pagmamahal nandun sa maikling comment na yan na nakalkal ko sa baol. Ay, espe, sa comment section nung mga panahon na yon. So, di ba? Mangyak-nyak nga ako kagabi nung mabasa ko. Sabi ko, ay grabe. Grabe yung pagmamahal. Sige, mamaya na bago tumuloy yung luha ko, eh, magbasa muna ako. Sabi ni Admin Vienna, God bless yung anak John. Stay safe and healthy always. Sabi ni Madam Mekong Boy, hello Ninang Vienna, kumusta ang Tampisaw sa mainit na tag-arawa? Sabi ni Sir John, ha ha ha, oo, oo nga, alam ko na po yan, sabi niya. O di ba, napakasarap lang sa puso na ang tawag dito, na yung mabasa natin yung ganung klaseng comment nila noon. Yung mga panahon na yun, maganda-ganda pa yung mga mababasa sa comment section, di ba? Pero sa mga paglipas ng araw, parang naging basura na. Andun na yung awayan, bangayan, whatever, na hindi mo na talaga maintindihan. Pero ito yung mga comments na mga ganito, yung mga dapat nating trini-treasure, kasi nagsisimbolize siya ng tunay at wagas na pagmamahal para sa ating kidib. Tingnan mo yan, from lola to mommy and the siblings, di ba? Na itinuring na nilang bunsong kapatid. Napakasarap naman sa puso, di ba? Tapos yun nga, nag-request ng kanta, tapos yung parang naiyak ako dun sa paru-paro na dumapo dun sa picture ni Kuya Dave, na yung picture na yun, yung nagbubuhat siya ng gulay sa palengke. Para sa akin kasi, medyo naiyak talaga ako kabe, kasi yun yung tarpaulin na pinagawa ko na nawawala. Kaya medyo masama talaga yung loob ko, kasi yun na lang yung ano ko eh, kasi pamilya ko talaga gumawa nun. Kaya medyo hindi maganda talaga sa kalooban ko. Pero okay lang. Nakaka-move on naman tayo. Yun. Yung, alam, nag-gets nyo ba yung ibig ko sabihin? Bakit yun yung binasa ko? Kasi yung pagmamahal nila, the whole family nagmahal sa bata. Walang lihiman na mahal ko si ganito, pero huwag kang mag-PPM kasi baka mabasa ni ganito. Walang ganun. Sila is, siya is yung anak na siya. Tapos, kinento niya is from lola to mother and the siblings. Diba? Napakasarap sa puso. Na yung pagmamahal is buong family nagmahal doon sa bata. Kumbaga, yung pagkakaisa nila, yung puso nila, iisa. Sabi ni Admin Vienna, God bless ina anak may kamboy. Stay safe and healthy always. Sabi naman ni Ma'am Joanne, good evening din, Auntie May Comboy 25. Okay lang naman po, sabi niya. Sabi ni Madam Joanne, thank you po, Ninang Vienna. Sabi naman ni Madam Elena Pulido, may isa pa siyang comment, Ma'am Daisy, at mayroon na din daw siyang piyaw na mismong si Kuya ang gumawa. Inahanap ko nga siya, nawawala, parang na-delete ko yata. Sabi ko, saan bang phone nakasave? Baka nandun sa isang nasira na sa pagmamaraton. Hindi ko na mahanap yun. Sabi ko, nasaan kaya yun? Kaso lang hindi ko talaga siya maano. So, ulitin ko yung sinabi ni Ma'am Elena Pulido. May isa pa siyang comment, Ma'am Daisy, at mayroon na din daw siyang piyaw na mismong si Kuya ang gumawa. Wow naman, di ba? Baka good luck siguro yun sa kanya, di ba? Kasi alam mo yung pagbusilak talaga, yung puso mo, yung pagmamahal mo, walang pakunwari, hindi showy, or I mean, hindi siya yung ano, yung... Hindi ko siya ma-explain sa Tagalog, saka na. Basta ganun. Sabi ni Madam Mekomboy, saglit lang. Huwag ka munang maingay dyan. Uy!
Sabi ni Ma'am May Comboy, sa live yan, Tita Daisy, sa unboxing yan, ni Miss You, Miss Me, Miss Everybody. Ah, ganun ba yon? Hindi ko siya kasi ano matandaan kung anong... Basta live. Basta April. Sabi ni Madam Flaviana Mahika, Tita Daisy, nakakaiyak naman yung kwento mo, Tita Daisy. Hindi po siya kwento, totoo po. Totoo po siya. Hindi po siya kwento, totoo po, binabasa ko po talaga siya. Sabi ni Madam Admin Diana, pumunta sandali at isang rambling ko lang naman, sabi niya. Interesado lang sa manggang hilaw at ayaw kong kumanta, baka mabulabog ang mga munting multong hindi magkamayaw sa kanilang pagsasayaw. Mega love shoutout, Madam Lay. Hello, Sis Daisy Tamsakdan. Hello po, Madam Lay. Magandang hapon po sa iyo. Naway pag-ingatan ka ng ating Diyos. Sabi ni Sir Wonderful Camping, inaanak May Comboy, he said, I don't know if he is serious. He will be going to us if God willing to do so. Tawa-tawa pa ang ungas. Akala niya, madali lang iwan ko sa mama niyang sobrang ganda. Ulitin ko nga sinabi ni Sir Wonderful Camping. Inaanak May Comboy daw, he said, I don't know if he is serious. He will be going to us if God willing to do so. Tawa-tawa pang ungas, akala niya madali lang iwan ko sa mama niyang sobrang ganda. Sabi ni Sir Wonderful Camping, hello Ma'am Vienna, peace na tayo ha. Umulat bumagyo, nawala ang radyo ko, kompas pala. Sabi ni Ma'am Admin Vienna, opo Sir Wonderful Camping, takot po ako ng sinturon. Ganon. ayun lang. So, ayun yung sinabi ko. Pero hindi ko talaga siya makita. Hindi, baka hindi dito siya nakasave yung ano, yung comment na yun about sa piyaw. Meron pa. Nakalimutan ko na. Hinahanap ko eh. Tatlo yung tinave ko na message. Pero nawawala talaga. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Burara. Pero ganun pa man. Dati lagi ko talagang naririnig si Sir Victor. Pero bigla na lang siyang parang naglaylo yata. O baka na busy. Or baka ano. Basta sabi niya is next year. So, kung 2023 nung nag-ano siya, nag-PM siya, ngayon 2024 na malamang. Ngayong 2024, malay natin. Isa siya sa mga panauhing pandangala sa birthday ng ating kay Dave. Abangan na lang natin. Kasi sabi nga nila, hindi natin masasabi kung kailan talaga sila uuwi. May mga tao talaga na ayaw ipasabi kung kailan talaga nila gusto, di ba? Sabi ni Ma'am May Comboy, sabihin mo ninong umayos siya at baka di ko siya matantya. Jokey. May mga new comments siya, Tita Daisy, sabi niya. Meron, pero mga ano lang, mga hindi ganun ano yung mga comments niya. Dito lang talaga nakatch yung attention ko kasi sabi niya, uuwi daw siya next year. So sabi ko, oh wow, uuwi next year. Tinignan ko talaga yung date is April 15, 2023. So, 1 year na siya sa 15 ng April, o, diba? So, kaya nga naisip ko, siguro sabi ko, baka isa siya sa mga collab. I mean, isa siya sa mga bigating sponsor na darating sa mismong araw ng birthday ni Kuya Dave. Gets nyo na kung bakit ko nasasabi yung mga bigating sponsor ni Kuya Dave na uuwi sa birthday niya mismo, di ba? So kasi nasabi niya yun eh, nakatatak sa puso ko yun eh, yung sabi na uuwi daw siya. So
'Di ba? Masarap lang sa puso na makita din siya sa camera. Makilala din natin kung sino talaga siya. Para naman sa ganun is ang tawag dito, makilala natin yung mga big sponsors at mga totoong nagmamahal sa ating kwede. O, di ba? Hi. Hi. Hello, yung lumesa ko. Sabi ni Admin Diana, sigurado ka, sir. Kompas ang nawawala. Baka naman, 450 degrees ang inikot. Kaya nagwala. May galap shoutout, Madam Carmelita Clemente. Good evening po sa mga ka-lovely Daisy. Good evening din po, Madam Carmelita Clemente. Salamat po sa pagpasok dito sa live ko ngayong hapon. Pagpalain ka nawa ng ating Diyos. Oh, paay na kapwam? Kuwan ah, patagaw-tugaw. Sabi ni Madam May Comboy, pero mas curious ako doon sa isang basher na mukhang may tililing. Sino na naman? Madam May Comboy, di mo ako in-update diyan. Sino ba yung basher na mukhang may tililing? Mga kapitbahay ko. Nakikita talaga nila ako. Nakaupo lang sa... Eh, paano naman kasing amo ko, hindi pa inayos yung wifi para makaabot sa kwarto ko. Kasi limited lang daw yung maaabutan ng wifi. Sabi ko, dito lang sa loob ng bahay mo, limited pa. Paano kung may papatay na pala sa akin doon, paano kita matatawagan? Eh, wala akong wifi. Sabi ko, paano makakatawag ng rescue? Di ba? Yun daw susunod ni Papa Ayos niya. Kung kailan, hindi ko alam. Palayas-layas siya, pag-uwi ng bahay, sasabihin, pagod na pagod. O di, may magagawa pa ba ako? Wala na. Ayun. Sino ba yung may tililing na sinasabi mo na naman, Madam May Comboy? PM is the key na lang ba? So, pero dyan talaga ako, dyan talaga na yung ano ko, yung attention ko, yung sabi niya, uuwi daw siya. Sabi ko, oh, talaga, next year kasi. So, 23, ngayon 24, so itong taon na to. So, abangan na lang natin kapag live, yung mga mata natin, huwag kukurap. Lalo na sa birthday ng ating kid Dave, di ba? Para at least mabistahan nating mabuti. Ipaikutin ko yung camera ko para makita lahat kung sino yung mga nandun sa live. O, di ba? Hindi ko na lang siya isu-zoom para makita lahat. Sabi ni Madam Elena Pulido, tanda ko, Ma'am Daisy. Tanda ko, Ma'am Daisy, isa din siyang naglilingkod, sabi niya. Oo nga. Parang ganun nga. Sabi ni Madam Admin Diana, malayo man, malapit din. Pilit ko mang makarating. Sana lang mapansin at pahalagahan din. Ngunit datapwat, ngunit at subalit, huwag sanang masip. Ano yan? Ang taong nakasilip. Ano yan? Masiipit ang taong nakasilip. Huwag sanang maipit. Huwag sanang maiipit ang taong nakasilip. Ulitin ko nga. Malayo man, malapit din. Pilit ko mang makarating. Malayo man, malapit din. Pilit ko mang makarating. Sana lang mapansin at pahalagahan din. Ngunit datapwat, ngunit at subalit, huwag sanang maiipit ang taong nakasilip. Yun lang, Madam Admin Diana. Yun lang ang mahirap eh. Sabi ni Madam May Comboy, dati kasi Tita Daisy, grabbing bash niya kay Kuya. Pero ngayon, mukhang nanawa na. Yung isa naman, dati siyang pinagtatanggol. Dati niya pinagtatanggol ang binabas niya, sabi niya. Nakita ko yung kanina. Sa live ba? Maka-Diyos na siya. Ay. Diba? Maka-Diyos na siya eh. Sabi ko, ha? Anyari? Ah, baka no?
baka nag-ayuno, tapos nag-reflect sa sarili niya. Tapos yun siguro, nakita niyang gano'n. Pero may kasabihan kasi tayo, Madam May Comboy, at sa inyong lahat. Sabi nga ng kasabihan, if you cannot beat them, join them. Ah, di ba? Kasi sabi niya, if you cannot beat them, join them. Ah, di ba? Sa ganun yun, ah, di ba? E di, mabuti kung ganun. Kaso lang, syempre, pag may history na siya na ganun, mag-ingat-ingat na lang sa mga sinasabi at sa mga pakikipagkaibigan. Kasi alam nyo nang dating ganun, tapos medyo nag-twist siya ng daan. So, ibig sabihin, hindi niya kinaya na makipagbangayan, makipagburdagulan na sinasabi nyo is siya na yung sumuko, siya na lang yung nagbibigay ng daan. Sa mga sinasabi niya, nabasa ko rin. Sabi ko, aba, parang parang pumasok yung Espiritu Santo sa kanya eh. In fairness, magaganda naman yung kanyang mga sinasabi. Ha? Sabi ni Ma'am Comboy, hindi Tita Daisy, iba yun. Name drop ko na ba? Sige nga, name drop mo nga. Mas maganda mag name drop ka na lang. Iba pala yung nasa isip ko. Sabi ni Admin Vienna, and the donkeys and the monkeys, they belong to the zoo, sabi niya. Oo naman, kaya nga sila pinupuntahan ng mga tao para doon sila panoorin because it is there where they belong, di ba? Pero huwag niyong iwawaglit, ha? Napakaganda nung sinabi ni Sir Victor Magtanggol. May mga nakikita pa naman ako ng mga comment niya, pero pa isa-isa, hindi naman palagi. So, might be na very busy person siguro siya, kaya ganun. Ay, natatawa si Sir Wonderful Camping. Kanino kayang mga sinabi niya siya natatawa? Sabi niya, mega love shout out, Madam Malu. Good evening, Ma'am Daisy. Super late na. Thumbs up, Dan. Good evening din po, Madam Malu. Maraming salamat. Kahit na late ka na, nandito ka pa rin. So, maraming salamat sa pag-thumbs up sa channel ko at sa pagmamahal mo po sa ating credit. God bless you more po. Pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos. O, di ba? So, yun yung aabangan ko talaga sa birthday ni Kuya Dave. O, di ba? Siyempre, panunorin ko. Magsasacrifice talaga ako. Naku, ang hirap magising pala nun. Kasi bukas, magbabago na kami ng oras. Mag-forward kami ng isang oras bukas. So, magiging 5 hours na ang time zone na yung ano namin sa Pilipinas. So, kung ngayon, ang oras ngayon is alas 3:44, yung ganitong oras, 4:44 na sa linggo. Bukas pala, bukas. Yun sinasabi. Si Mel Tuason ang sinasabi ko, Tita Daisy. Nag 360 bigla ang kanyang mga sinasabi. Okay. Pero hindi ko nabasa yung ano, yung comment niya sa live ba kanina? Or dun sa mga vlogs? Mag love shoutout, Madam Marlene Gonzalez. Good PM sa lahat ng mga lovely ladies at sa bunsong anak, Mrs. Daisy, at sa panganay ng buong mundo, sabi niya. Magandang hapon din sa iyo, Madam Marlene Gonzalez. Maraming salamat po sa pagmamahal sa ating Q-Day, sa pag-thumbs up sa channel ko, at sa prayers para sa lahat. God bless you more. Madam Marlene Gonzalez, pag-ingatan ka nawa ng ating Diyos, at Diyos ang bahalang magbalik sa iyo ng siksik, liglik, at umaapaw na biyaya dahil sa pagbibigay mo rin, pagkakaloob mo din ng blessings mo sa taong karapat dapat mapunta. Ang blessings na yon. So, God bless you more, Madam Marlene Gonzalez. Madam May Comboy, ano ba yung sinabi ni Mel Tuason na nag-360 bigla? Hindi ako nakapanood eh. Hanggang ngayon, di pa ako nakakapanood. Kahit yung 1, 2, 3, part 1, 2, 3, na naging chef yata ang ating kwede, hindi ko pa rin siya napapanoodan. Napahapyawan, pero hindi pa masyadong gets. Dun sa first, yung part 1 nila,
kung saan ay magluluto sila ng vegetable spring roll yata, ay sinabi. diba? So, yun. Basta ako talaga ay susumpot, ay ipapaikutin ko talaga yung mga camera ko kasi, ang tawag dito, gusto ko talaga makita si Sir Victor Magtanggol. Sino pa ba yung hindi ko na nakikita? Si Sir Bong, si Tito Bong, si Tita Vanessa, si Ate MJ, di ba? Sabi nila, pupunta daw si Ate MJ. So, yan talaga. Palalakihan ko talaga yung mata ko para makita ko talaga yung mukha nila. Di ba? Hindi naman sa titignan mo kung ano, wala sa itsura, okay? Kasi yung puso nila, busilak na busilak. Yung puso nila, matabang-mataba. Di ba? So, pag mataba ang puso nila, mataba na rin sila. sabi ni Madam, mega love shoutout, Madam Melanie Dulnuan. Magandang hapon po sa iyo. God bless you more. Sabi niya, nakakaiyak naman, huhuhu, parang ang may something si Kuya, yung gusto niya, yung gusto siya mahag, sabi niya. Kaya nga, Madam Melanie Dulnuan, actually, yung kwento ni Ninong Hunter, di ba, ang ganda ng pagkakasulat niya sa ating Kuya Dave, ha? English yun. Nung nagbigay siya na, nung mag-unboxing sila ng telescope, anong tawag doon? Telescope ba yun? Yung binigay sa kanya. Ang ganda kaya nung sinabi ni Ninong Hunter doon, di ba? Nakita daw niya, pero hindi daw siya makalapit, kasi ano, pero that time daw, is parang ewan ko kung may sakit siya whatsoever, hindi ko siya tanda, pero parang ganon, parang may karamdaman siya, tapos bigla siyang ano, nung makita niya yung kwento ng buhay ng ating Kuya Dave, yun daw yung nagmulat sa kanya para lumaban sa hamon ng buhay. Tapos yun nga, hanggang sa before yata siya mag-exam, is nakita niya si Kuya Dave sa birthday niya mismo noon. And then, pumasa siya sa exam. So, ibig sabihin, kapag nagbibigay ka talaga ng blessing sa bata, is binabalik eh. And dami kasing nagsasabi na isa siyang anghel na galing sa langit. Taglit, magbasa muna ako. Umiiyak kasi si Madam Melanie. sorry, excuse me. Sabi ni Admin Diana, DST na sis, founder, yung 7 PM na, pero mataas pa rin yung araw diyan. At pag kabilugan ng buwan, super lucky at halos maabot ng kamay. Yes! ano na kasi, kaya ano? Malamig pa kasi kaninang naglilinis ako, kaya naka-sweater pa ako. Tapos ngayon, ang init na, hindi ko maalis, nakasando lang ako. Sabi ni Sir, wonderful camping. Ay, nakita ko yan, inaanak, may convoy. Kaya lang, baka madilit. Di na ako magpapakita sa mundo. Tuluyan na akong mananatili sa dilim. Bakit naman, Sir, wonderful camping? 20 years from now. sabi ni Madam, may convoy. Si Miss You, Tita Daisy, ayaw mo ba makita? Miss ka na din daw niya. Ay, syempre, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Gusto kita talagang makita. Kaso lang, hindi pa siguro sa ngayon, di ba? kapag may ticket ako, PPM kita, syempre. Salubungin mo ako sa Maynila. Sabi ni Admin Diana, naku, sis, miss you, sabi niya. Kulang na lang voter's ID para manatili. Sabi ni Madam Makeamboy, di ba ninong yung trip niya? Parang yung trip to Jerusalem lang, sabi niya. Hindi ko nabasa, PM is the key, Madam Makeamboy. Hindi ko nabasa. Sabi ni Madam Princess Jelle na maganda. Yes po, founder, ganda. Telescope po, nagkasakit po si Ninong Hunter. Tapos nawalan na po siya ng pag-asa. Gusto magpakamatay. Gustong tumalon po sa tulay. Ha? Or magpagpasagasa. Pero nang mapanood niya si Kuya Dave.
Ay, ganun ba yon? Hindi ko siya napakinggan mabuti. Malala siguro din yung naging ano ni Ninong Hunter, but then again, sabi nga nila, pag mabait ka talaga, likas ang kabaitan mo, hindi hahayaan ng Panginoon na ganun ang mangyari. Diba? Magpapadala siya at magpapadala ng isang tao nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. May karugtong yung sinabi naman Princess Della. Doon na siya nabuhayan nang mapanood niya si Kuya Dave, sabi niya. O, diba? Ang ganda naman ng kwento ni Sir Hunter. Basta ang pagkakaintindi ko kasi may sakit siya, and then nung mapanood niya yung kwento ng buhay ng ating Kuya Dave, doon siya nakakuha ng lakas. Kumbaga, doon siya humugot ng lakas na itong batang ito, mas grabe yung pinagdaanan niya, pero kinakaya niya, nakaya niya, ako pa kaya. Yung, alam mo yung impact sa buhay natin, yung kwento ng buhay ng ating Kuya Davis, napakalaki talaga. Kaya ganun na lang talaga yung pagmamahal natin dun sa bata. So, kaya nga sabi ko, kung sino lang talaga yung totoong nagmamahal sa ating Kuya Davis, sila lang talaga yung nananatili. Correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaintindi ko. Sabi ni Sir Wonderful Camping, gusto kong mag-comment, baka ma-delete. Of course, di na ako magpapakita at di na ako magpaparamdam, promise. Kaya ayaw masaktan ulit sa damit, sa dinami-daming comments sa akin pa, sabi niya. Hindi talaga makaget over. Saan na punta? Sabado pa lang. Ah, out ka na ng Saturday? Ay, babalik ka din. Ah, sige, ingat. Chismosa talaga ako. Ah, di ba? Grabe palang nasaktan si Sir Wonderful Camping dun sa pagkakadelete ng kanyang comment. Kasi sa dinami-dami nga naman, siya talaga yung dinidelete. Kasi ano nila eh, binabantayan nila. Paano kaya kung makilala nila kung sino si Sir Wonderful Camping? Ano kaya yung sasabihin nila? Ay, sorry, ikaw pala yan. Ganun, baka ganun sasabihin nila, Sir Wonderful Camping, kapag nakilala ka nila. Sabi nila, ay, ikaw pala yun. Ba't di ka nagsabi? Ikaw pala, na-delete tuloy yung message mo, di ba? It's too late to apologize. Sabi ni Madam Princess Jella Alhamid, di ba? It's too late talaga to apologize. Kasi, saka lang nila papansinin, bibigyan ng halaga kapag nakilala ka na talaga ng tuluyan, di ba? So, pero mas maganda talaga, aabangan ko talaga yung mga nagsasabi na pupunta sila kay Kuya Dave, aabangan ko talaga kahit anong araw silang pupunta. Sigurado naman, kung hindi man live, sigurado yan may video, o di ba? So aabangan ko yung next year. Sabi ni Madam Julie Kapulong, Ako hula ko na kung sino si Wonderful Camping, sabi niya. Sabi naman ni Madam Jovita Lamire, may love shout out Madam Jovita Lamire, magandang hapon Ma'am Daisy and Kuya Dave, happy Saturday night po. God bless po sa lahat, sabi niya. May love shout out po Madam Jovita Lamire, salamat po. Nabati yata kita kanina, pero baka nag-out ka tapos pumasok ka ulit. Maraming salamat po. God bless you more. Pag-ingatan ganawa ng ating Diyos. Sabi naman ni Madam Princess Del Alamid, naiyak din po ako doon sa kwento ni Ninong Hunter kasi nagtatago na lang daw po siya pag umiiyak tuwing napapanood niya si Kuya Dave po, sabi niya. O yun nga yun na ano, naalala ko yan, sinabi niya talaga. Ang haba ng sulat niya eh. Parang umiiyak at talaga ako nung binabasa ni Tek Jun yun. Ay, Tek Jun ba? Si Kuya. Basta, nung binabasa, ay, si Kuya pala. Umiiyak din ako. Tapos sabi niya, oh, sabi ni Kuya nung sinabi niya na nandun daw siya nung birthday niya. Diba? Nagkaroon pa tayo ng mga hula noon. Paunahan pa ng pagsasabi sa kanya, sa kanila kung sino si
Ninong Hunter noon. Isa ako sa mga nagpasa ng mga picture niya. Iba yung pangalan niya noon, hindi siya Hunter. Sige nga, sinong nakakaalam kung sinong kung anong pangalan ang ginamit niya dati. Sabi ni Sir Wonderful Camping, inaanak ka. Sabi ni Sir Wonderful Camping, inaanak may comboy, basta't ako magtampo hanggang sunrise, sunset talaga. Kaya itong black is blast, huwag akong ipahiya. Kung ipagkaloob man, baka mabaliktad ang kalawakan. Ha ha ha. Madam May Comboy, pakinggan mo, ganyan ka niya kamahal, ganyan ka kamahal ng ninong mo. Sabi niya, inaanak May Comboy, basta't ako magtampo hanggang sunrise, sunset talaga, ha ha ha. Kaya itong black is blast, black is black, huwag ako ipahiya. Kung ipagkaloob man, baka mabaliktad ang kalawakan. Nako, huwag mong babaliktad din ang kalawakan, Sir Wonderful Camping. Paano na ang kaharihan ng iyong inaanak? Sabi ni Sir Wonderful Camping, Ma'am Julie, are you sure you know me? Sabi niya ganun. Yes, sir, sabi niya. Sabi naman ni Sir Julie, Madam Julie Kapulong, bakit ka pa kapo nagtampo, sir? Sabi naman ni Madam Julie Kapulong. Sabi ni Madam May Comboy, synergy yata yun, Tita Daisy, hindi ko lang matandaan spelling. Yes, tama ka, Madam May Comboy. Si Synergy siya noon, di ba? Under kay Batang May Laban. Kay, ang pangalan nun? Kalimutan ko na. Mona Lisa, di ba? Under siya kay Mona Lisa dati, di ba? Kasama nila na dumating noon. Doon sa ano, sa mansion, di ba? Nakikita mo talaga noon, talagang super mahihain din siya. Yung hindi siya yung palasalitang tao, pero laging nakatingin sa ating Kuya Dave. O, di ba? Sabi ni Sir Wonderful Camping, drop name, Ma'am Julie. Hehehe. Ayan, nagkahamunan na, ha? Ano? Bakit nagkahamunan na yung live ko? Sige, patuloy ko dyan. Drop name daw, Madam Julie Kapulong, sabi ni Sir Wonderful Camping. Sabi ni Madam Princess Jella, si Kuya Dave po ang nagbigay ng lakas sa kanya. Akala niya hindi na po siya makasampa ng barko hanggat sa makatanggap po siya ng message na as long as na makapasa siya sa medical, pwede po siya sumama. Ah, naku, napaka ganda ng kwento ng ating Ninong Hunter, di ba? Ang tawag dito, napaka... Ha? Paano ko ba sabihin? Basta very touching, makatutuhanan talaga yung kwento ni Ninong Hunter. Kasi feel na feel mo. Tignan mo nung magkita sila ni Kuya Dave, di ba? Pangalawang pagkakataon. Nandun yung nahihiya siya pero nagpasama siya kay Tito Ading, di ba? Tapos yun. Tapos nakikita mo tayo, nararamdaman mo yung pagmamahal. Yung pagmamahal niya, na doble pa yung pagmamahal dahil nakahanap siya ng minamahal. Di ba? Sabi ni Sir Wonderful Camping, Synergy. O yan, Ma'am Princess Zella, yung spelling, Synergy. Sabi ni Ma'am Malo, Synergy. Thank you so much po sa inyo sa pagsagot. Sa pagbibigay ng tamang... Dito pa ako, nabutan ng amo ko. Naka-uwi na siya at lahat-lahat. Pero nandito pa rin yung katulog niyang nagdadadal-dal. Ah, hindi na niya pala isasarado kasi lalabas nga pala kami mamaya. Wala kaming dadaanan ba?
Mapakainin ko muna bago ako gagawa ng breakfast. Maaga akong gagawa kasi ako'y lalabas. So you eat, after you eat, you rest, and I will come and make. At the back? Did you close? Saglit lang. Nauna ng puwit. Sabi ni Madam Princess Jela, pwede po siyang sumampas sa barko as long as makapasa sa medical po. Kaya naging inspiration po niya si Kuya Dipo. Ah, okay. Sabi ni Madam Julie Kapulong, pina-follow kita sa isa kong profile. Sabi ni Madam Julie Kapulong, aba, meron ka pala, pina-follow ka daw niya, Sir Wonderful Camping. Sabi ni Madam Princess Jela, synergy po name niya, founder ganda. Yes, may nagsabi na. Sabi ni Madam Julie Kapulong, PM kita, Sir. Sabi ni Sir Wonderful Camping, if you know me, ma'am, you can drop name here. But if you can't, you'll never see me again here. Promise. Wow, wag naman, sir, sabi ni Madam Julie Kapulong. Sabi niya, sabi ni Sir Wonderful Camping, Ma'am Julie, you're wrong. Because I don't have any FB account or Messenger or YouTube channel. Hehehe, iba sila. Ah, diba? Iba sila. Nagkataon lang, nagkatagpo. Sa maling daan. Sabi ni Admin Vienna, huwag naman ganyan, Sir Wonderful Camping. Wala talagang pag-asa na mahanapan pa ang aking wedding ring sa pinagtapunan ko na karagatan. Sabi ni Madam Julie Kapulong, feeling ko lang, sir, pero di ko na i-reveal dito, baka di na kita makita dito. Sabi niya, patay tayo dyan. Wala namang ganyanan. Ang kasalanan niya, kasalanan niya. Pero ang kasalanan namin ay kasalanan. Sabi ni Madam Megan Boy, paano pala sa kasal ko, Ninong? Ayaw kong maging madilim ang aking wedding, pero okay lang magsuot ng itim. Natawa tuloy ako, ha? Sabi ni Madam Megan Boy, tinitignan ko lang yung oras, kung may oras pa ba akong gagawa. Sabi ni Madam Wonderful Camping. Ay, sabi ni Madam Makeup Boy. Excuse me. Sorry. Paano pala sa kasal ko, Ninong? Ayaw kong maging madilim ang aking wedding. Pero okay lang magsuot ng itim. Patay ka dyan kung di ka na magpaparamdam. Sir Wonderful Camping, wawa naman ang inaanak mo. Nag-alala tuloy siya. Paano na daw ang kanyang wedding? Mega Love Shoutout Programmer,
saan po kayo nakatira? Bakit po maaraw diyan? Ah, ganun po talaga, maaraw po talaga kung saan ako nakatira. Dito po sa Cyprus. Huh? tignan nga natin itong si ano. Saglit lang ha. Cyprus pa ako, programmer. Sabi ni Sir, wonderful camping. Ma'am Julie, feeling mo, mo lang yan. Hehehe, magtampo ako ma'am kasi ma-delete message sa lahat ng mga comments. Hehehe. Ma'am Julie Kapulong, ito sinabi ni Sir, wonderful. Sa live po ba? Lahat. Ma'am Julie Kapulong. Kung saan siya nag-comment, nadi-delete. Hindi mo naman live yata yun eh, yung ano siya, hindi, video lang. Sabi ni Admin Vienna, inaanak may convoy. Kung puro itim ang nasa dilim, siguro mainit pala dun, walastik pala talaga yung cellphone ko, kaya pala biglang nag-init ba. Sabi ni Admin Vienna, inaanak may convoy, kung puro itim ang nasa dilim, siguraduhin na ang ngiti wagas para ang ngipin palaging nakalabas para manliliwanag ang mga taong puso ay busilak. Ay, ganon. Ayan. Ang pagmamahal wala naman sa kulay. Wala sa height. Wala sa hinaharap. Nasa likuran. Ay, este, nasa puso lang yan. Tinitignan ko yung amo ko, baka biglang sumilip kasi tumatawa na naman ako, di ba? Kalimutan pala niyang inumin yung gamot niya. Akala ko ininom na niya kasi sabi ko kanina, inumin mo na yung gamot, sir. Kati talaga ng ilong ko. Pag makati talaga ng ilong ko, may pera. So, sabi ni Madam Julie Kapulong, ah, okay po, sana po magamot na ang tampo niyo po, sir. Programmer, tumatawa. Sabi ni Sir, wonderful camping. Ma'am, baka mag-PM ka sa wonderful camping, ibahin nila pagkaintindi, hehehe. No FB, no PM. Nagugulat nga ako, may nagsasabi. totoo namang walang FB, kaya walang PM. Kaya wag nang ipagpilitan kasi hindi nyo talaga siya marireach. Maliban lang kung kilala niya, kilala nyo si beautiful wifey niya. Siguro doon may PM. Pero kay sir directly, wala po talaga. So, wag po nating ipilit para hindi siya mawala dito sa live ko. Maawa naman kayo. Siyang pag-asa ni Madam Mekomboy, wawalain niyo pa. Ano ba naman kayo? Nag-aalala tuloy siya o paano daw yung kanyang wedding. Sir, wonderful camping. Sagutin mo naman ang iyong inaanak. Kasi nag-aalala na siya. O, diba? Paano daw ang kanyang wedding? Tignan ko nga kung mabasa ko pag wala akong ano. Paano pala sa kasal ko, Ninong? Ayaw kong maging madilim ang aking wedding. Pero okay lang magsuot ng itim, sabi niya. Di mo kasi sinout-out eh, Ma'am Mekomboy. Dapat shout-out mo muna siya. Kasi ngingiting-ngiti, nandyan lang siya. Eh, over-announced nga daw yung boses ko sa kanila. Patay tayo dyan. Baka mamaya gawin na nila akong DJ.
Sabi ni Madam Julie Kapulong, oo nga sis, baka magalit si May Comboy sa akin. Sabi niya, bakit naman magagalit sa iyo si Madam May Comboy? Ah, magagalit talaga siya kung mawawala ang ninong niya. Sabi ni Sir Wonderful Camping, if, ha ha ha, sabi niya, if meron akong PM sigurado, if meron ako PM, sabi niya, sigurado, nag-PM na ako kay Ma'am Lovely. Si Wifey meron PM, nag-comment siya doon sa mga uploads. Target siya, mag-comment sa pool lahat. ulitin ko, takbuhan na naman sa comment section ng mga to, Sir Wonderful Camping. Ha ha ha, if meron akong PM, siguro nag-PM na ako kay Ma'am Lovely. Si Wifey, sabi niya, meron PM, nag-comment siya doon sa mga uploads. Target siya mag-comment sa pool lahat. Aya, takpuhan na kayo sa mga videos. Maghapon magdamag, hanapin niyo ang Wifey ni Sir Wonderful. Sabi ni Madam Mekomboy, pero naalala ko lang ninong, wala pa pala akong nahanap na kapiling. Kaya mukhang after 20 years pa talaga ang aking wedding. Matay tayo dyan. Oh, Sir Wonderful, makinig ka, sabi ng inaanak mo. Pero naalala ko lang ninong, wala pa pala akong nahanap na kapiling. Kaya mukhang after 20 years pa talaga ang aking wedding. Sabi ni Madam Admin Yena, paano makarating ang PM kung bumpy ang daanan at di alam kung may madadatnan sa luwag ng kalawakan at dilim na kagubatan at lalim ng karagatan? Aray ko. Ah, di ba? Na-intercept agad yan. Ay. Di ba? Pag malakas ang signal kasi, na-intercept lahat ng mga usapan. Taglit, iinom ako. Dami kong alam, ano? Bakit kaya ang daming alam ang Daisy? Ang Daisy kasi jack of all trade. Kaya marami tayong nalalaman. Ganun lang talaga yon. Pero sabi nga nila, yung respeto, ibigay natin sa taong karespeto. Para sa ganun, yung respeto din nila sa iyo ay manatili. Hindi porket may alam ka na is nagsasalita ka na. Tapos it turn out pala na haka-haka lang. Kumbaga, hindi mo sigurado din. So, minsan, ang tawag dito, yung imbis na gagalangin ka nila, sasabihin nila, ay, paano mo gagalangin yan? Hindi naman makatotohanan yung sinasabi. Yung ganun ba? lahat naman tayo nagkakamali, pero sabi nga nila is, ang tawag, basta, ganun na lang yun. Basta may paggalang ako kay Sir Wonderful Camping, yun lang yun. Sabi ni Sir Wonderful Camping, mas mabait ako mag-comment kaysa kanya, diretsahan niyan magsalita. Di tulad ko, liko-liko pa, mas mabait ako kaysa kanya, ha ha ha. Napatunayan ko na yan, Sir Wonderful Camping. Nung mga panahon na nakalimutan mo ang cellphone mo at naiwan sa bahay niyo, at siya ang pumasok sa live ko, nako, sapol na sapol, Sir Wonderful Camping. Ang gaganda ng kanyang mga words of wisdom na iniiwan sa live ko. Grateful naman ako dahil marami talaga yung mga nakakabasa ng mga or nakakadinig ng kanyang sinabi dahil syempre binasa ko. Syempre yung mga nandito sa live, syempre nababasa din nila. So dun ko nalaman talaga na sabi ko, magkaiba talaga kayo. The way na magsalita siya, straight to the point siya. Wala siyang paligoy-ligoy. Kumbaga, kung ano yung ano niya, sinasabi talaga niya. Tsaka take note, English speaking talaga. Kaya sabi tuloy ni May Comboy, nosebleed na daw siya. Kapapasok pa lang daw niya. Hmm.
Sabi ni Admin Viena, bago makarating sa White House, sigurado dadaan pa sa Pentagon yan, ngunit biglang nahigop sa Bermuda Triangle at inanod sa Atlantic Ocean. Sabi ni Madam, ay sabi ni Sir Wonderful Camping, basta inaanak may ikamboy kapag binigay ni God sa iyo si Black is Black, I want my baby back. Ayun na nga, sabi nga nila, kung ukol, pubukol talaga. Pero kahit anong gawin, kung hindi talaga siya bukol, kung hindi talaga siya ukol, wala talagang bukol. Ako lang talaga may bukol sa likod. Ang tagal ng linggo para mapahilot ko na talaga. So yun, huwag ka nang mag-alala, Madam May Comboy. Sabi nga nila, patience is virtue. Di ba? Mga bata pa naman kayo, huwag kayong mag-alala. Darating din talaga. Kung para sa'yo, para sa'yo. Andyan naman ang ninong mo. Whatever happens, ipagtatanggol ko naman niya. Alam ko naman, dugong Pinoy pa rin siya. At yung pagmamahal pa rin niya sa kapwa niya ang magkahari sa kanyang puso't isipan. Sabi ni Sir Wonderful Camping. Patawa siguro ang maangas kong wifey. Shout out sa'yo, girl. Tulog ka na. Ha ha ha. Hindi, during the time kasi na wala ka. Tapos siya yung nandito. Ang tawag dito, nagkataon din na may mga topic kasi na ano. Tapos nung mag-comment siya, wagas, sapul na sapul talaga. Kaya nga, natatawa ko ilang beses kung inulit-ulit yung binasa yung comment niya, o di ba? Kasi andun siya eh, grabe talaga yung pagkakasabi niya ba? Hindi ko talaga makalimutan. Kaya natawa tuloy ako. Natawa, sabi ni Sir Wonderful Camping. Ulitin ko, sabi ni Sir Wonderful Camping, natawa siguro ang maangas kong wifey. Shout out sa'yo, girl. Tulog ka na. May love shout out, Nathaniel Chris Ann B. Silio. Good evening po or good afternoon po sa inyo, sabi niya. Good afternoon din, Nathaniel. Nathaniel. Nathan. Nathaniel Chris Ann B. Tignan ko nga kung hindi pa ako tapos dito. 29th of March 2024. Sorry na pambata yung ano mo, kaya turned off ang comment section. Pero nandun na ako sa bahay mo, Madam Nathaniel Chris Ann B. Silio. Sabi ni Madam Admin Viena, sail the seven seas before it will reach the recipient. Sabi niya. Kailan ka nga pala mag-sailing, Madam Admin Viena, di ba? Akala ko naka-schedule ka ng February na sasakay sa barko, yung napag-usapan natin dati. Sorry ha, dito ko na nasabi. Alaka, huwag mong itataon ng slot natin ha. Kasi akala ko ngayong summer ka sasakay, kaya natanong ko. Kasi yung nasasabi mo na sail the seven seas is bigla ko siyang naalala na ay oo nga pala si Admin Viena. Diba sasakay ka? Kalimutan ko tuloy kung ano yung sasakyan mo eh. Ano, luxury? Luxury ba? Luxury ship ba sasakyan mo, Madam Admin Viena? Diba? So, ganun. So, Madam May Comboy, huwag ka daw mag-alala. Be silent and soon it will be. Ay, sorry naman. Nasabi ko na. Bigla ko kasing nasabi. Sailing seven seas ka kasi. Eh, di, ayan tuloy. Naalala ko na. Sorry naman talaga. Eh, ganun. Alam mo naman. Lagi akong nadudulas. Di ba? Daong ka dito sa Larnaca, kaya sa Limassol, puntahan kita. Nang magkita ulit tayo naman. Sabi ni Madam, ay, sus, sabi ni Sir Wonderful Camping, tama, Ma'am Viena, matagal ba bago makarating? Sa susunod,
Iwan ko phone ko para may maangas na sasagot. Ay, wag naman, sir. At least nga sa'yo, mas suwabe kang ano, mas suwabe ka talagang sumagot. Pero saludo ako kay madam kasi tawag dito. Straight to the point siya. Sa bagay, mas maganda rin yung ganun kasi yung diretsahan na siyang magsagot, yung magsalita. Yung tapos nag-iiwan pa siya ng mga words of the day, words to ponder, yung mga taong nagbabasa o yung taong mga nakakaintindi. Sila lang talaga, yung mga tao talaga na matutuwa dun sa mga kinokomment niya. Kasi siya wala siyang ligoy talaga. Sinasabi talaga niya kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung nasa loob niya. Binubulalas talaga niya. Pero maganda yung ganun. At least yung ganun kasi, kapag yung tao na makarinig or makabasa ng ganun, nasa sarili na niya. Ah, diba? Ay, sabi niya, ay. Ah, diba? Di syempre, kung napahiya sa sa sarili niya, siya lang nakakaalam. Kasi, speaking in dollar nga eh. Yung mga nakakaintindi, sila lang yung nakaintindi. Kung sinong tinamaan nun, edi sila yung magre-react talaga. Pero so far naman, wala din naman nag-react doon sa sinabi niya. So, yun din yung pinagpapasalamat ko kay madam na ano. Sabi ba naman, oh, this is wonderful camping's wife. Huwag ka nang idugtong, baka maalala pa nila yung karugtong. Sabi ni madam, admin din ah. Okay yan, Sir Wonderful Camping, para manos blade yung tawag. Baka nga makunan, emergency yan. ang tinawanan ko talaga si Madam May Comboy. Kasi hindi niya nabasa yung unang ano, yung unang sinabi. Tapos meron siyang kinoment na English. Diretsong English talaga, sabi niya. Ninong naman, sabi niya. Kapapasok ko pa lang, sabi niya, nosebleed agad. Sabi ko, huy, ninang mo yan. Hindi yan si ninong mo. Naiwan daw yung phone. Tumiklop ang inaanak. O, diba? Bigla siyang nagulat, yung ninang pala niya. Pero nagpatuloy pa rin siya. Maganda pa rin naman yung sinasabi ni Madam Wonderful, siguro naman, sana naman tumawa ang napakagandang wife mo sa sinabi ni Madam May Comboy noon. Alam ko naman tandang-tanda niya yung mga sinabi niya noon. Kaya, nosebleed talaga daw siya. Kapapasok pa lang niya na nosebleed na siya. Pero, minsan kailangan din natin yung mga ganung tao, yung diretsahan magsalita. Pangit din kasing masyadong maligoy. Pero syempre, sa akin naman kasi, dahil nalaman ko na hindi lahat ng viewers is naiintindihan nila yung gusto nating ipaintindi. Kaya yung ginagawa ko naman sa abot ng aking makakaya is ini-explain natin doon sa pinaka-basic hanggang talaga sa marating nila yung gustong marating. Para kapag nandun na tayo sa pinakabuod, maintindihan ng mga ating mga viewers, mga manonood natin, na ay ganun pala, naintindihan ko na, na-gets ko na. Kasi yun lang yung alam kong paraan, paano ko ipaintindi sa isang tao yung gusto kong intindihin nila. Sadya nga lang na hindi lahat talaga is naintindihan talaga. So, pasensya na sa mga hindi nakakaintindi agad-agad sa mga sinasabi po natin kasi hindi naman tayo pare-pareho ng comprehension. Diba? May mga late nang makaka-realize pero yung oras na yun na nag-uusap is hindi sila makapag-comprehend. Pero after na nag-iisip sila, doon nila maiisip na ay, oo nga pala. Ay, ang ganito nga pala, tama, ganito, ay mali, o, diba? Doon na sila nag-iisip ng mga bagay-bagay na mga medyo hindi nila na, ang tawag dito, basta ganun. So, ganun tayo. Maligoy man na sasabihin, at least may punto naman tayo, hindi yung kagaya nung nililigoy mo talaga na marami ka pa talagang bako-bakong dinaanan. Yung sa atin naman is, kumbaga, slowly but surely. Kumbaga,
piniprepare muna ang isipan dun sa maliliit na samples natin hanggang sa makuha nila yung pinag-uusapan. Kagaya dito kanina, di ba? Nung nagsabi ako na yung comment na babasahin ko napakaganda. Is, nagets agad-agad nila na kay Sir Victor magtanggol yon. Kasi napanood pala nila or nabasa nila dun sa live mismo dati. So, ayun. Kaya sabi ko, di ba? Yung pag-prepare mo sa kanila dun sa daanan nila is malinaw na nasundan nila yung kwento. So, yun yung ginagawa ko. Hindi ko lang alam sa inyo na siyempre, sabi ko nga, mabibilis naman kayo. Hindi ko alam na, kasi hindi naman lahat tayo talaga mabilis din umintindi. Kaya yun yung sinasabi ko. Na pinapaintindi ko muna sa mga hindi masyadong nakakaintindi. Para pag yung nandun na tayo sa pinaka main na is, alam na nila, nakikipag-interact na sila, nasasabi na nila kung ano yung nalalaman din nila. It's because nandun na sila. Di po ba? okay ba? Pasensya na kasi. Sabi ni Madam Admin Vienna, a strong personality, ang strong in personality siguradong intellectual person, pero malimit, ayaw ng mga taong cannot comprehend dahil takot masapawan. Okay? Ulitin ko. Ang strong in personality, siguradong intellectual person. Pero malimit, ayaw ng mga taong cannot comprehend dahil takot masapawan. Sabi ni Sir, wonderful camping. Pero in person, ma'am, tahimik talaga ako. Dito lang ako nagkukulit sa Black is Black. He said, I'm idiot daw. Ngayon, maybe I'm eating the no-cook crabs daw. Di mali English niya, ayusin yon ni inaanak. O ayusin mo daw yung English ni Cook. Ulitin ko sabi ni Sir Wonderful Camping. Ay. Sabi niya, pero in person, ma'am, tahimik talaga ako. Sabi niya, dito lang ako nagkukulit sa Black is Black. He said, I'm idiot daw. Ngayon, maybe I'm eating the no-cook crabs daw. See? Di mali English niya. Ayusin niya, aayusin niya ni inaanak. Ayusin mo daw yung English ni Black is Black, Madam. May Comboy, o diba? Ayusin mo daw yung English ni Black is Black. I'm eating the no-cook crab daw. No-cook crab. Ay? Laglag pa ako dito. Sabi ni Madam Mekomboy, buti na lang talaga, Tita Daisy. Loading lagi ang aking brain. Kaya beauty na lang talaga ang aking panlaban. Ayusin mo daw yung English ni Black is Black. I want my baby back. I'm eating the no-cook crab daw. Buti na lang daw, sabi ni Madam Mekomboy, buti na lang, Tita Daisy. Loading lagi ang aking brain, kaya beauty na lang talaga ang aking panlaban. Eh, paano yan, Sir Wonderful Camping? Loading daw yung kanyang brain. Beauty na lang daw, ilalaban niya. Sabi ni Admin Vienna, hayaan mo na yung English niya, basta buhos pagmamahal at makapal ang pitaka. Ganun ba yon? So, maglalakad pa daw si Madam mamaya. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-interact ngayong hapon, ngayong gabi. Mag-love shoutout po sa napakagandang asawa ni Sir Wonderful Camping. Thank you so much po sa contribution mo po sa live po nung wala. Yung mga panahong naiwan ni Sir Wonderful ang kanyang cellphone. May pahabol si Ma'am Mekomboy. Ninong, pinahirapan mo pa ako, sabihin mo kasi crab stick na lang talaga yung kinakain.
Good night all, sabi ni Sir Wonderful Camping. Good night po. Basta ako, aabangan ko ang pagpapakita ni Sir Victor Magtanggol. Kasi sabi niya, next year. Have a blessed night everyone. Goodbye. God bless you all. Uminit ang aking.